Again, maraming salamat, kapatid na Russia, ang pinakapuging moderator sa balat ng lupa. Ayan. So again, isang pinagpalang gabi po sa ating lahat, mga kapatid, katoliko man o hindi katoliko. At yun na nga, nasabi na po ng ating moderator ng ating pong patutunayan na ang Roman Catholic Church or RCC ay ang tamang church for salvation. Okay? So, una, ba't po ako naniniwala dito, mga kapatid? Dahil against po ako sa doktrina na faith alone. Okay? So, of course, we need church, mga kapatid, to obtain salvation. Yan po ang una. No, pero ang ebanghelyo po ng ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid, no. Sa Marcos 1:15, no, ito po ang isa sa sinabi ng ating Panginoong Hesukristo, no, patungkol sa ebanghelyo na dapat po tanggapin ng lahat, no. In Mark 1:15, ito po ang sinabi ng ating Panginoong Hesukristo, "And saying the time is fulfilled and the kingdom of God is at hand." Ayan. "And repent ye and believe the gospel." So, the very essence of the gospel po pala is to proclaim the kingdom of God. At alam naman po natin kung ano ang kingdom po na iyan. Yan po ang iglesia or simbahan ng ating Panginoong Hesukristo na ayon nga po sa ating Panginoong Hesukristo sa Matthew 6:33, ito po ang kanyang sinabi. "But seek ye first the kingdom of God." No, napakalinaw. "Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." So, pinapauna po ng Diyos na hanapin ang kanyang kaharian. No? Kung babasahin nga natin ito sa Tagalog na version, sa salita ng Diyos, mga kapatid, ito ang ating mababasa. "Unahin ninyo ang mapabilang sa kaharian ng Diyos at ang pagsunod sa kanyang kalooban, at ibibigay niya ang lahat ng pangangailangan ninyo." So, napakalinaw, no? Napaka-literal na sinabi ng Panginoong Hesukristo na kinakailangan talaga nating makita una at mapaanib sa kanyang kaharian. At syempre, hindi po yun ganun kadali. Dahil lalong-lalo na sa panahon natin ngayon, ang daming nagkiklaim na ang kanilang kinaaniban ang siyang kaharian ng Diyos. Pero alam niyo ba, mga kapatid, ang kaharian po na ito ng Diyos ay hinulaan na po ito ni Propeta Daniel, at naglagay siya dito ng apat-apat na bakas para madali po natin itong maalaman, no? In Daniel 2:44, ito po ang mga bakas na ibinigay ni Propeta Daniel. Apat na bakas po ang ating pong makikita dito. Ito ang ating mababasa. "And in the days of these kings shall God of heaven set up a kingdom." Ayan, ang Diyos mismo sa langit ang magtatatag ng kanyang kaharian, "which shall never be destroyed." Ito po yung una. Hindi po ito magigiba kailanman, buhat ng ito ay itinayo. "And the kingdom shall not be able left to other people." So hindi po ito ipapasa sa kahit sinong pastor lamang o kahit sinong tao. Yan po ang pangalawa. Pangatlo, "but it shall break pieces in consume all these kingdoms." Na simula nang ito ay itinatag, yung mga umiiral na mga kaharian noon, yung mga imperial kingdom, ay magigiba. Ngunit ang kaharian po na ito ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Ayon po dito sa ikaapat na tanda na ibinigay ni Daniel, no? "It shall stand forever," mga kapatid. So yan po ang apat na bakas na ibinigay ni Propeta Daniel sa kaharian ng Diyos, na Diyos mismo ang magtatatag. At inyo pong mararapatin, no? Dahil hindi po tayo pinagbawala ng banal na kasulatan na tumingin sa kasaysayan in Job 8:8, mga kapatid. Sabi po ng Diyos in the Living Bible Translation, ito po ang ating mababasa, "Read the history books and see." Kaya naman, tingnan natin sa kasaysayan, no? At ang una nating tingnan na kasaysayan ay ang gawa po ng isang Baptist theologian, no? Dahil ito po ako ay naniniwala na dating kasamahan ito ni Brother Alex, no? Dahil dati nung pumapasok siya dito, nagpakilala siyang Baptist Bible member. Bagkos tinawag nila kanilang sarili na Big Four of the Bible Baptist Defender. So bilang pagpapatunay sa ating pong ipinatayo, ito po ang ating mababasa sa isang referensya na isinulat mismo ng isang Baptist theologian, ano? Si
Egon Kanner, na sa aklat po na pinamagatang Popular Encyclopedia of Apologetics. Sabi nga dito, "The Roman Catholicism is by far the largest of the world's religions, with a global membership of over 1.1 billion souls, or approximately 1/6 of the world's population. Roman Catholicism traces its roots back to the original Christian community founded by Jesus Christ." Hindi po bias na ano yan, mga kapatid. Yan po ay galing mismo sa kasamahan nilang teologya na isa pong Baptist. At isa pa, sa Wikipedia po, no, sa Britannica Encyclopedia, pinatutunayan din po yan by sa Britannica, ito po ang nakasulat. "The Roman Catholic Church traces its history to Jesus Christ and the apostles over the course of centuries. It developed a highly sophisticated theology." So, traces its history to Jesus Christ, mga kapatid. Isa po yan sa mga mabibigat na reason kung bakit Roman Catholic Church ang tunay po na kaharian ng Diyos na kinakailangan nating aniban, Matthew 6:33. At ayon po kay San Pablo, mga kapatid, balikan natin bakit Roman Catholic Church ang tamang church for salvation. Dahil sa pangaral ni sa Apostol Pablo sa kaniyang sulat sa taga-Colossus, Colossus 1:12 hanggang 14, ito po ang kanyang sinasabi, mga kapatid. "Giving thanks unto the Father, which hath made us meet to be partakers of the inheritance of the saints in light." So, pasalamatan na natin ang Diyos Ama sapagkat tayo ay nakapartake, no, sa pagmamana na mana ng mga santo. "Who hath delivered us from the power of darkness," na siyang palabas sa atin mula sa kaharian ng demonyo, or the power of darkness, "and hath translated us into the kingdom of his dear son," na inilipat tayo sa kaharian ng kanyang anak. Na sa 14, sabi ni St. Paul, "In whom we have redemption through his blood, even the forgiveness of sins." So napakalinda po, mga kapatid, na ang kaharian ng Diyos na kanyang itinatag, nandoon po ang redemption, according to kay St. Paul, no? Redeemed by his own blood. Yung redemption po na hinahanap natin ay nasa kaharian po ng Diyos na iyon. Kaya nga sabi ni St. Paul sa kanyang pangaral sa gawa 14:22, no? "It is necessary for us, no, to inherit that kingdom." Nabasahin natin sa Tagalog na version. Ang Biblia version, mga kapatid, ito po ang sabi ni San Apostol na Pablo, na pinatitibay ang mga kaluluwa ng mga alagad at inaaralan sila na magsipanatili sa pananampalataya at sa pamamagitan ng maraming mga kapighatian ay kinakailangang maipasok tayo sa kaharian ng Diyos. So, it is necessary na makapasok po tayo sa kaharian ng Diyos, mga kapatid. Dahil ayon nga po niya sa kanyang sulat sa Colossians, no? Redemption ang nandoon po ang katubusan, wala po sa labas na kanyang kaharian, nasa loob lamang po iyan ng iglesia na itinatag ng ating Panginoong Jesucristo, the kingdom of God, the kingdom of his dear son, no, na ang kanya pong pinamumunuan. At kung maalala niyo sa Daniel 2:44, ang ikalawa pong palatandaan ng kaharian po na ito ay hindi po ito maipapasa sa kahit sinong tao, dahil meron po itong pinagkalooban na pamamahala sa kaharian po na ito, no? In Acts 20:28, no, pinamamahalaan po ito ng mga overseers, mga obispo, mga kapatid. Dito po ang ating mababasa. "Take heed therefore unto yourselves and to all the flock over the which the Holy Ghost hath made you overseers, to feed church of God, which he hath purchased with his own blood." Kung sa Tagalog natin babasahin, "Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kaniyang sariling dugo." So napakalino, mga kapatid, no? No? Na ang kaharian ng Diyos na ito ay ipinagkatiwala sa mga kaobispuhan, na sabi nga ni Propeta Daniel, hindi ito pwedeng ibigay sa kahit sinong tao man lang, mga kaobispuhan. Bagkos, tinawag ito ni St. John sa kaniyang aklat sa Revelation. In Revelation 5:10, sa Good News Bible, tinawag niya ang kaharian na ito na Kingdom of Priests. No? Basahin po natin, ito po ang sinabi ni Apostol na Juan. "You have made them a kingdom of priests to serve our God, and they shall rule on earth." Amen. Mga kapatid, maraming salamat. Okay, so dyan nagtatapos ang unang pahayag ng ating affirmative, Brother Yes Lumar ng Roman Catholic Church.
At dako tayo sa unang pagtatanong ng ating negative, Pastor Alexander Santos ng Blood is Salvation Church. 15 minutes ito. Your time start now. Okay, unang-una, nabanggit mo yung seek ye the kingdom of God first. So, pag sinik mo ba ang kingdom of God, ito ba ay by faith or work? Dalawa po. Dalawa po yan. Of course, faith kasi in Hebrews 11:6, kung naniniwala kang may Diyos, manampalataya ka na mayroon talagang Diyos. So, hindi mo lang siya kailangan paniwalaan, panampalatayanan mo rin. No? At kung babasahin nga natin yun, pagbalik ang 6:33 ng Matthew 6:33, malinaw po, pag-believe at pagsunod. Kasi, ayun. Okay, so believe at pagsunod, okay? Yes. So, binanggit mo yung Matthew. So, maraming sinabi si Jesus sa Matthew. Okay, hindi lang yung sinabi mo. Sa Matthew 7:21, sabi niya, not everyone says, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but the one who do the will of the Father. Yung the will na yon, yun ba yung kalooban ng Diyos? Yes or no? Objection mo lang, Mr. Moderator. Time stop. Okay. Objection. Yes. Affirmative na yan. Yes, objection mo lang ako, Mr. Moderator, kasi medyo lumayo po ang ating kapatid sa paksa, no? Well, pwede naman natin niya sagutin mamaya siguro. So, sa ngayon siguro muna, mag-focus muna siya doon sa akin pong stand, Mr. Moderator, na ang Roman Catholic Church ang tamang church for salvation. Mamaya na siguro yung mga side comment na question, Mr. Moderator, sa second round, pwede natin sagutin niya, Mr. Moderator. Yun lang muna ang ating pong objection okay. Sa ngayon. Okay, so analisa ko yung objection mo, bro, na tila ba ang pagtatanong ni Pastor Alexander Santos ay labas doon sa pinaka-main na pinag-uusapan niyo dito. Meron bang counter-objection yung ating negative bago ako hahatol? Meron, kasi sabi niya kanina, seek ye the kingdom of heaven first. Sabi ko, ito bang will na to yung kalooban? By faith? Yes daw. So nagbigay ako ng verse na sinabi doon ay, ang sabi doon, no one comes to the Father, which is the kingdom of heaven, but the one who do the will of the Father. So I'm there sa sinabi mo na seek ye. Will okay. Of the Father. So I think that's a valid question. Okay, so magde-decide muna ako mga kapatid. Pero bago yan, meron na akong i-confirm kay Pastor Alexander Santos. Doon sa pagtatanong mo bro, sa follow-up question mo, ano po ba yung kinalaman nito sa ating pinag-uusapan patungkol sa RCC, ang tamang Church for Salvation? Okay, salvation ang pinag-uusapan. We're talking about faith alone. So yung will na yun, i-determine ko sa kanya na yun ay faith alone, walang work. Yun ang point ko. Okay, so magde-decide muna ako sa objection ni Brother Yosomar sa out of topic. Actually, napapansin ko talaga patungkol sa yung pinaka-main point kasi dito, yung tamang church for salvation. However, si Pastor Alexander kasi ginagamit niya yung faith alone na pumapasok dito or faith and works. Doon sa yung idea na bakit hindi tama ang RCC kasi dapat ay faith alone ba. Ngayon, any observation sa kabilang panig mga kapatid, kahit pa tama or mali sa kabilang panig ay iniisip ng moderator yan as a valid question at pasok sa pinag-uusapan kapatid na Yesuma. So, anong gagawin natin, Brother Yusumar? Sasagutin mo ba ng direkta or punta ka na lang sa 10 seconds sa pagpapaliwanag, bro? Okay, paulit na lang yung Mr. Moderator kasi in-affirm mo, in-accept mo yung kaniyang tanong. So, sasagutin ko. So, ipaulit na lang natin, Mr. Moderator, for clarification. Okay, proceed muna sa paulit. Yung... Okay, stop ang clock nito, di ba, Brad? Yes. So, mag-on lang ito pag sumasagot yung ating... Mm-mm. Okay, ang tanong ko... Follow up doon sa sinabi mo, faith and work, sabi mo. Kailangan may gawa. So, ang tanong ko, maraming sinabi si Jesus sa Matthew. Sabi rin niya sa Matthew 7:21, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Lord, Lord, ay papasok sa kaharian ng Diyos, kung hindi ang gumagawa ng kalooban ng Diyos. Mm-hmm. Okay, ang tanong ko, yung kalooban ba na to ng Diyos ang makapagpapasok doon sa ano sa kaharian? Ang kalooban ba ng Diyos ang makapagpasok doon sa
sa kanyang kaharian. Yes, kung kalooban ng Diyos, yes. Pero yung binanggit kasi sa Matthew 7:21-23, hindi yung kalooban ng Diyos ang sinunod nila, kalooban lang nila yon. Kaya kung babasahin mo yon sa 7:23, hindi sila kilala ng Diyos eh. O, basahin natin sa 23, ito ang sinabi ni Panginoong Jesucristo. And then will I profess unto them, I never knew you. Depart from me, you that work iniquity. Okay, kasi sa 22, sinabi nila, Lord, gumawa kami ng maganda. Lord, nagpalayas kami ng demonyo. Lord, ganito ang ginawa namin. Kaya ang sabi ng Lord, hindi ko kayo kilala. That work is iniquity. Ang kailangan gawin ay yung kalooban ng Diyos. So, ano yung kalooban ng Diyos? Ito ba ay faith or faith and works? Yes, maraming salamat. So, ang kalooban ng Diyos is faith and works. No, kasi nga, Matthew 6:33, malino yan. Babasahin ko sa Tagalog. Pananampalataya at pagsunod, kapatid. Ito ang sinabi ni Panginoong Jesucristo. But seek ye, ang salita ng Diyos. Na unahin ninyo ang mapabilang sa kaharian ng Diyos at ang pagsunod sa kanyang kalooban. May pagsunod. Kaya nga, faith and works. So, hindi mo pwedeng faith lang. Kinakailangan faith and works. Pag nakapasok ka na sa kanyang kaharian, sa kanyang iglesia din, sumunod ka sa mga alituntunin nito. Next question. Okay, so, babasahin ko to, ha? English and Tagalog. Sa John 6:40, sabi niya, Objection muna, Mr. Moderator. Okay, objection bro, time stop, ano to? Yes, dahil first, ano pa to, Mr. Moderator, first cross-examine, hindi pa ako gumamit ng John 6:40, Mr. Moderator. Okay, so automatic next question yan sa ating rules. Proceed sa next question. Okay, may sinabi si Jesus Christ sa Bible. Ang sabi niya sa Bible, and this is the will of Him. Kasi kanina, sinabi natin sa, sinabi ni Jesus sa Matthew, the will of God ang kailangan. Ngayon, inexplain niya sa ibang libro. Sinabi niya, and this is the will of Him. Sa Tagalog, sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama. Si Jesus ang nagsasabi rin ito. Na ang bawat nakakakita sa anak at sa kanya'y sumasampalataya, magkaroon ng walang hanggang buhay at akin siyang ibabangon sa huling araw. Sabi niya, sa Bible, sinabi niya, sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama. Si Jesus, maraming sinabi sa buong Bible, hindi lang sa Matthew. Itong isang tanong na to, kailangan masagot mo to. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama. Pag bumalik ka sa Matthew 7:21, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon ay mapupunta sa kaharian ng aking Ama. Kung hindi yung sumusunod ng kalooban. Ang English niyan ay will. Sa Tagalog, sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, na ang bawat nakakakita sa anak sa panahon na yon at sa kanya'y sumasampalataya, walang sinabing gawa, ay magkaroon ng walang hanggang buhay at sa akin siyang ibabangon sa huling araw. Ngayon sabi niya, sumasampalataya. Walang sinabing gawa. So, Mr. Moderator, objection muna, Mr. Moderator. Time stop. Objection. Ano objection? Hindi ko alam kung nagdi-discourse na yung aking kaharap o nagtatanong. Ang haba, Mr. Moderator. Okay. So, ang objection dito ay ang napakahaba ng premise ng ating nagtatanong at tila ba nag-explain something. Negative, meron ka bang counter-objection doon? Meron ang counter-objection. Time ko to. At meron ka bang batas, Brad, na kailangan may time limit ako? Meron ka bang batas dito sa pagtatanong? Okay, sa clarification dyan sa moderator na wala pa tayong ganun na batas. But ina-advise natin sa kabilang panig, syempre, na yung tanong ay as direct as possible, mga kapatid. Dahil hindi ko din pahihintulutan na parang magpahayag ka na ba during magtatanong. So, ganun yung respond natin. Okay, so ulitin ko yung tanong. So magde-decide muna ako sa objection. Again, mga kapatid, sa ating rules, wala pa kasi akong nilalagay na time sa pagtatanong. However, yung pagtatanong is ini-encourage natin yung nagtatanong na as direct as possible. But, so I hope makita din ng ating nagtatanong yan. Siyempre, yung ating tinatanong, meron talagang karapatan lagi to object.
So, Pastor Alexander, I think magtatanong ka na. Yeah, Proceed ka lang, bro. Sinabi ni sinabi ni Jesus sa Matthew 7, 21, ay ang kalooban ng magdadala sa langit, eternal life. Walang gawa sa ibang libro. Tama ba si Jesus doon? Yes or no? Okay. Okay, sa tanong mo kung tama ba si Jesus noon, tama siya, no? In that sense, pero hindi yan ang kabuuan yung sinabi. Ikaw na rin nagsabi, ang daming sinabi ng Panginoon Jesus Kristo sa Bible. Sa ibang parte ng Bible naman, ang sinabi naman, yung kailangan mong gumawa para sa kaligtasan. Halimbawa, si St. Paul, sinabi niya, work out your salvation. Next so, paano yung work out kung hindi ka gagawa? Next question. Okay, dahil bilanggit mo yung work out your salvation, yung work out ba, yun ba yung sinasabi na nakuha mo na o kukunin mo pa? Work out, meaning ipakita mo, kinakailangan mo magpagal. Like sinabi ni St. Paul sa Philippians 3, 12 to 14, nagpagal siya, pinaghirapan niya para makuha time niya stop, time ang stop, buhay time na stop, walang hanggan. Time stop mo na. Parang nagsasalita si Pastor Alexander pero hindi ko na dinig. Yeah, nag-object ako. Meron kang pagpipilian. Wait lang. Wait lang bro ha. Kasi kanina kasi hindi ko talaga narinig. Pag nagsasabay kayo. Okay, so punta tayo sa objection mo na. Basto, ano yan? Okay, categorical ang tinatanong ko. Sinabi niya, may sinabi sa Bible na sinabi ni Paul, work out yung salvation daw. Kailangan may work. Ngayon ang question ko ay ito. Yung ibig bang sabihin ng work out your salvation, yung ba ay nasa iyo na yung salvation or kukunin mo pa lang? Okay, ang objection dito ay yung pagpipilian, nasa iyo or kukunin mo pa lang. Brother Yes Omar, ready ka na bang mamili or magka-counter object ka muna? Yes, Mr. Moderator. Counter objection muna, Mr. Moderator. Proceed. Yes, una-una, Mr. Moderator, no, medyo ang layo na po talaga sa topic, no? Di ko alam kung dapat ko pa ba siyang sagutin o hindi kasi umabot na kami sa faith alone, well, which is ang ating pong topic, ay patutunayan ko na ang Catholic faith, or ang Roman Catholic Church, ang tamang church for salvation. So, medyo ang layo na niya, Mr. Moderator, at based doon sa sinabi niya, kung yun bang salvation na yun is nasa loob mo na ba yun, dalawa yun. Dalawa yun, kinakailangan pumasok ka muna sa kanyang kaharian para makuha mo yung salvation na yun and then work it out. Hindi okay, hindi okay, pwedeng okay. Oh, yun sige Mr. Moderator, maraming sige, salamat. Kasi I think nag-explain ka na kasi gusto kong ipasok sana yung pag-explain mo doon sa sagot. Actually sumasagot ka na doon, bro. Ang gusto ko lang malaman, bro, yung pagpipilian doon na natanggap mo na or yes, ang sagot ko nga Mr. Moderator, dalawa 'yon, hindi isa lang okay. 'Yon kasi okay, bro, dalawa. So gusto ko lang intindihin this is both bro sa sinabi niya, yung dalawa. Tama ba? Bro, yes or ma? Ah, yes bro, kasi hindi okay. Naman dahil sa hindi ka kabahagi ng iglesia, hindi ka na mag-work out for your salvation. So okay. In and out sa lubos, labas bro, bro. At loob, they must work okay, out wait their lang, salvation. Kasi bibigyan kita ng 20 seconds bro sa pagpapaliwanag para pumasok. Okay, okay, okay. Yes. So proceed ko bro. Brad, yes. Kasi kanina object ka ng object sa akin na nagpapaliwanag ako. Pag objection, objection. Pag explain, explain. Kanina nagtatanong ako on my time. Ngayon kinukuha mo yung time sa objection mo. When you make an objection, make teka, sure teka, teka. Okay, teka. So, ganito. Unang-una, kaya ko siya pinapastop doon sa pag-explain kasi gusto kong ipasok siya sa time, bro Alex, ha? Kaya pinapastop ko siya doon. Tapos, because twice na kasi niyang ginawa na nag-explain siya on his objection. So, tapos dito, papasok tayo sa tanong, balik tayo doon sa tanong, tapos sasagutin naman niya. Sabi niya ay dalawa daw, which is, tinatanggap sa moderator as both yan, Brother Yesomar, ha? So, bibigyan kita ulit ng 20 seconds, bro, sa pagpapaliwanag ng iyong sagot. Ang time yes. Natin, kapatid, ay 8 minutes and 14 seconds. So, proceed ko, bro. Yes, kaya nga dalawa, Mr. Moderator, kasi hindi naman porkit hindi ka, wala ka pa sa kaharian ng Diyos, hindi ka nagagawa ng kalooban ng Diyos para for that salvation. Kaya nga kinakailangan, maipasok mo yung sarili mo dyan sa kaharian niya, and then, pag matanggap mo na yung salvation na yan, work it out. Ipakita mo through good works.
Yan po ang ating sagot na malinaw, Mr. Moderator. Sure, At sana, balik siya sa sir. topic. So ang topic natin is salvation. Sinapasok ko dito ay faith alone, 'di ba? So ang kinukuha ko sa iyo, may sinabi rin si Paul na sinabi niya, not the righteousness of men which we have done, but according to his mercy, he saved us. Mercy daw ng Diyos ang nakapagligtas, not our righteousness. So, yung righteousness ba natin papasa sa makakapasa sa Diyos? Yes or no? Again, Mr. Moderator, para clarification, di ko nakuha yung tanong. Okay, pakiulit na lang, naka-time stop to. Okay, sabi niya, faith and works ang kaligtasan. May sinabi din sa Bible, si Paul, kasi binanggit mo si Paul, sa work out your salvation. Sabi rin niya, tinabi rin niya sa Bible na not the work of our righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us. Mm-hmm. So, talag nito, hindi raw yung mga kabutihan natin kung hindi ang mercy of God. So yung kabutihan ba natin, gawa ba yon? Yes or no? Clarification lang muna, Mr. Moderator, kung yung bang kinukot niya na talata is ang Ephesians 2:8-9. Okay, merong clarification dito, bro. Pwede mong hindi i-grant or Pastor Alex, ika-clarify mo ba or doon ka pa din sa tanong mo? Titus 3:5. Bro, yes, okay, Titus 3:5. Okay, I know that verse. Yes or no muna, bro? Yes, cross reference pa rin yan sa 2:8-9. Okay, Mr. Moderator. Proceed. Yes, according dun sa tanong niya, Mr. Moderator, I will disagree dahil hindi yun ang pagkasabi kasi dun eh, na not in our righteousness kaya tayo naligtas. Hindi naman ganun ang pagkasabi eh. Kaya nga kinaklaro ko kung anong talata para mabasa natin yung talata bago natin sagutin ng maayos, Mr. Moderator. Kasi as far as I know, hindi ganun ang pagkasabi question, na through our righteousness, hindi tayo inubos. Wait lang, bro, ha? Nag-object. Hindi ba maka naririnig, Brother Russia, pag nag-object? Hindi siya na didinig, bro. Napapansin ko lang yung bibig mo na bumubuka. Pero nasasapawan talaga ng boses ni Yesumar. Parang, pwede bang mag-unmute mo na si Mr. Host? Kung ganun ba yung napapansin? O sa akin lang, baka gusto ko magre-reset ako ng Zoom. Nandyan ba yung ating host? Hello, Brother Russia? Oh bro, medyo ano kasi bro, pag nagsasalita si Alexander habang nagsasalita si Junril, hindi ko nadidinig yung boses ni Alexander na pumapasok. Ang nakikita ko lang yung bibig niya na ano, nagsasalita, kaya napapansin na, ko. Naririnig ko naman si Brother Alexander kasi naka-headset ako. Pero pag nagsasalita si Brother Junril, tinatanggal ko yung headset ko kasi malakas ang microphone niya. Kaya siguro di mo naririnig si Brother Alexander, kasi mahina yung kanya, samantala si Jundre nasa harap niya yung microphone niya, kaya malakas. Naririnig ko naman siya dito sa headset ko, na si Alexander. Oo, naririnig ko siya, nag-object siya, pero okay. Mahina lang talaga ang boses niya. Mahina. Okay, so pasensya na, Pastora, hindi ko talaga din na dinig. So, ganito. Ang naka-view kasi sa akin, naka-speaker view. I-gallery ko na lang para makita ko yung bibig ni Pastor Alexander dito. Pastor, pasok muna natin yung iyong objection. Okay, ang objection ko categorical, ano? Hindi ko alam kung pumili ka. Pinapipili ko, sabi rin ni Pablo, kasi sabi mo work out. Sabi ni Pablo, hindi ang mga kabutihan natin kung hindi ang mercy of God ang nagligtas. Yung kabutihan ba natin, work ba yon? Yes or no? Yes or no. Nag-object yung ating negative doon sa categorical na yes or no. Brother Yesumar, meron ka bang counter-objection doon or mag-yes or no ka na? Okay, malino naman yung tanong, Mr. Moderator. Kung yung kabutihan ba ay good works? Of course, kabutihan, good works, English yun eh. Wait, of course, Mr. Moderator, that is... categorical answer, no? Yes, yes, I have 20 yeah. seconds. Proceed, bro. 20 seconds. Yes, I have 20 seconds. That righteousness is, of course, good works yung, no? At yung sinasabi nga dito sa Titus, kapatid, no? Hindi naman sinabi dito na
hindi ka naligtas dahil sa iyong kabutihang gawa, no? Babasahin natin, not by our works of righteousness which we have next done. Okay, next question. Okay, maliwanag diyan, yung work of righteousness natin, hindi daw iyon ang sa kaligtasan, kundi yung mercy of God. So yung mercy of God, ito ba yung grace of God? Yes or no? Of course, yes, kasi mercy of God, yeah, grace of God yan. Pero that mercy, nandun nga yan sa kanyang kaharian. Colossians 1:12-14, sabi ni St. Paul, Colossians 12:14, sa 14, kung mabasahin natin sa 14, napakalino dito, oh, we have redemption through His blood. Saan yan? Sa kanyang kingdom, sa kanyang kaharian. Nandyan lang yan sa kanyang kaharian. Kaya nga, need natin ang Catholic Church kasi yan ang kingdom niya. Nandyan ang redemption. Nandyan ang kanyang mercy. Sabi mo yung redemption. Nung buhay pa siya sa Matthew, hindi pa niya sinasabi yung redeemed ka na. Kasi hindi pa siya namamatay. Nung namatay siya, tinawag niya si Paul, ginamit niya yung redemption. So yung redemption, ibig sabihin, you are being purchased. Pag binili ka niya, yun ba yung grace of God? Yes or no? Yes, yan ang grace ng God at ang purchasing na yan, nasa kanyang kaharian lang yan, sa kanyang iglesia na pinamumuluan ng mga kaobispuhan. Acts 20:28, you had made overseers to feed the church of God which had purchased with his own blood. Nasa kanyang iglesia lang yan. Kaya kinakailangan natin ang Catholic Church kasi ito lang ang iglesia na pinamumuluan ng mga kaobispuhan. Next question. Okay. Oh, so ibig sabihin, yung nandyan, ligtas na, yes or no? Of course, naligtas na, naridim na, pero hindi pa agad yung perfect salvation. Kasi yung perfect salvation, sa huling panahon pa yun, may final judgment pa eh. Mayroong tatlong uri ng pagliligtas eh. In 1 Corinthians 10:1. Sa 1 Corinthians, yung tatlong uri ng kaligtasan yan. Redeemed by blood, redeemed sa sacraments, at yung perfect salvation. Tatlo yan. Kinag-work out yung salvation. Pero sa ilang minuto na lang ako? 4 minutes and 16 seconds. Okay, sinabi mo, tatlo ang judgment or something, di ba? So, pag Christian, i-judge ka ni Kristo. Yes or no? Lahat ng tao, hindi lang Christians, lahat ng tao. Object. Time stop. Objection. Anong objection natin? Negative. Okay, categorical. Again, matagal na tayo dito. Categorical should be answered categorically, di ba? Pag Christian ka, i-judge ka ni Kristo. Yes or no? Okay, so objection dito ay yes or no. Meron ka ba ang counter-objection? Yes, Mr. Moderator. Sige. Hindi yan pwede sagutin ng yes or no, Mr. Moderator, kasi hindi nga lang Christian ang hahatulan ni lahat nga eh. Okay. Eh, lahat mo, dapat Christian lang. Okay. So ganito, bro. Meron tayong rule, bro, na kung hindi ka makapili, bro, pwede ka magpaliwanag ng 10 segundo. Okay, 10 seconds, Mr. Moderator. Okay, so proceed ka sa 10 seconds. Time resume tayo. Okay. Yes, no, hindi natin yan pwedeng sagutin na yes or no. Kung Christian ka lang nag-focus, lahatin mo. Lahat tayo hahatulan, Christian man o hindi. Next question. Okay, merong tinatawag na judgment seat of Christ. Merong tinatawag na Great White Throne Judgment. Magkaiba ba to? Yes or no? Ang alin up? Clarification, anong uri ng judgment yung isa? Okay. Clarification dito, ano tong uri? Ikaw, stop ang time. Stop ang time. Napastop, sabi ko. Okay. So, sabi mo merong tatlong judgment. Bibigyan kita ng dalawang judgment sa Bible. Nasa Revelation is... Objection mo lang, Mr. Moderator. Hindi ko sinabi may tatlong judgment. I never said that. Time stop mo. So, ganito lang... tatlong judgment. Wait lang, bro. So, ibalik muna natin sa clarification. Bro, yes, Omar. Ano muna yung clarification mo? Tapos... Yes, kasi nasabi niya... Idirekta natin dito kay Alex kung ano yung ika-clarify mo, bro, ha? Yes, may nasabi kasi siya ngayon na sinabi ko tatlong judgment. I never said that. Wala akong sinabing tatlong judgment. Doon na tayo sa clarification, bro. Anong clarification mo muna ba? Yun na, clarification ko. Bakit niya nasabi na may sinabi akong tatlong judgment? Wala akong sinabi nun. Okay, so... Pastor Alex, bakit mo daw nasabi? So, yun yung clarification. Sige, proceed, bro. Ka-clarify ko. Kasi sabi ko, yung Christian ba hahatulan sa judgment seat of Christ? Sabi mo, both ang sagot mo kasi may tatlong hatol. No, clarification ng Mr. Moderator na napagbangga mo yung tanong at question ko, Mr. Moderator. Wait lang, bro, ha? Sa ating rules kasi, bro, sa isang tanong, isang clarification lang yung sige, tinatanggap sige. Ko, ha? Napagbangga so, na kasi, bro, Mr. Moderator. Kung hindi...
masyadong malinaw para sa iyo or kung ano man yung tanong, po pwede mo lang sabihin na next question or yung 10 seconds sa pagpapaliwanag, bro, para hindi tayo ma-stuck dito sa tanong na ito, ha. Para hindi tayo mag ano, pwede namang i-rephrase or ulitin ni Pastor Alexander. Basta dito tayo kay Brother Yesomar sa ano, bro, ba? Sa yung pagsagot, bro, ba? So ibalik ko ulit sa iyo, Brother Yesomar. Sasagutin mo ba ng direkta yung tanong na 20 seconds or doon ka sa 10 seconds? The counter-objection lang muna ako kasi objection man yung Mr. Moderator. Okay, so sa objection tayo, bro, papasok ka. Okay, proceed. May objection, Mr. Moderator, napaghalo niya yung sagot ko at tanong niya. Yung sinasabi kong tatlo, ang kaligtasan yon. May tatlong stages ang kaligtasan, hindi ang judgment. Okay. Yun lang, Mr. Moderator. Oo. Okay, so ang objection mo dito ay patungkol doon sa tanong niya na merong parang miss yung kung paano niya inisip yung sinasabi mo. Pastor Alexander, meron ka bang counter-objection doon bago ako hahatol? Magtatanong na lang ako. Okay, so ganito ang ating decision, mga kapatid. Ibalik ko sa pagtatanong, mga kapatid, at titingnan natin kung mas okay itong pagtatanong. Proceed ka lang, ha, Pastor. Time resume. Okay. Doon sa tatlong kaligtasan na sinasabi mo, may judgment ba doon? Yes or no? Dalawa kasi ang judgment, no? Time stop. Critical tayo, Pati. Okay. Objection okay. To. Wait lang, bro. Nawawala talaga yung boses mo, bro. Sige, bro. Proceed ko, bro. Alex. Okay. Ang objection ko is, please, categorical. Nag-follow up lang ako sa sinagot mo. Sabi mo, may tatlong kaligtasan. So, in English ko lang yung hatol. Sabi ko, doon sa tatlong sinabi mong kaligtasan, may judgment ba doon? Yes or no? Tatlo okay, yung sir. Sinabi mo. No. Yes. No ang sagot ko kasi yung okay. Kaligtasan na yun. Wait lang, bro. Gusto ko lang gawing official. No, 20 seconds. 20 seconds, bro. Time resume tayo. Proceed, bro. Yes, kasi ang kaligtasan na yun yung ginawa ng Diyos. Una, yung kanyang pagkamatay, tinubos niya kanyang iglesia. Then ang pangalawa, yung sa kanyang mga sakramento, like baptism and itong sa confession. And then yung pangatlo, yung final na, yung hukuman ang lahat. Kaya nga, work out your salvation para sa final judgment, doon na ang hukom na tunay. Okay, doon sa hukom na tunay, iyon, anong judgment yon? Great White Throne Judgment or Judgment Seat of Christ? Judgment Seat of Christ, the final judgment na yon, yung huling hukom ng kaligtasan dito sa 2 Corinthians 1:10, na siyang sa amin ay nagligtas sa gayong lubhang malaking kamatayan at nagliligtas na siya naming inaasahan na siya namang magliligtas pa sa amin. So mayroong tatlong progression ng kaligtasan at yung panghuli, yun ang judgment seat of Christ na naharap tayong lahat. Okay, sa 2 Corinthians 5:10, sinabi niya, sa judgment seat of Christ, ang i-judge niya ay lahat ng gawa ng tao, good or bad. Sa ngayon ka ba doon? Yes or no? Yes, according sa pahayag ni Saint Paul sa 2 Corinthians 5:10, na hahatulan tayo ayon sa kanyang gawang mabuti, masama man o mabuti. Okay, so nakalagay sa 1 Corinthians 3:13, nakalagay doon ay lahat ay haharap sa kanya. Lilinisin ng fire. Sa 1 Corinthians 3:14, ang gumawa ng mabuti ay may regalo. Sa Corinthians 3:15, nasunog yung gawa nung iba. Pero ligtas pa rin. Yung nasunog ba na yon, pangit na gawa? Yes or no? That is subjective kasi, Mr. Moderator. Iba kasi ang theology namin dyan, bro. No, that is, it talks about purgatory. Time stop. Mm-hmm. Okay. Brian, natin ang objection, ha? Pastor. Objection ko lang, please lang, answer it first and then explain. Kasi, yes or no ang mga tinatanong ko or ano, di ba? Nakalagay okay. Doon, sa 14, clarification na to. Sa 14, kasi sinabi mo, huhusgahan nga. Hindi ako umalis, ha? Pagdating sa 1 Corinthians 13, lahat ay humarap na sa Diyos, future to. Pagdating sa 14, by context, yung maganda ginawa, may regalo. Yung masasunog ang gawa, pangit ang gawa, ligtas pa rin. So, yung nasunog ba, pangit na gawa? Yes or no? Yes or no to. Counter-objection mo na, Mr. Moderator. Counter-objection mo na. Proceed, yes or no?
Yes, unang-unang Mr. Moderator, ang layo na talaga ng kaniyang mga tanong sa akin pong itinindig. Wala talaga siyang naitanong about sa aking stand, Mr. Moderator. No, kaya nga ang sagot ko, iba ang theology namin sa 2 Corinthians 3:15. Hindi siya papasok sa tema kasi it's talk about purgatory, yung 2 Corinthians 3:15. Ibang topic yon. Kung sasagutin kayo, Mr. Moderator, lalong nalayo sa tema, Mr. Moderator. Okay, so ang counter objection dito, medyo lumalayo na daw yung tanong niya. Sa ano, so, sa akin 'yun, para sa akin, bro. So ganito. Magde-decide muna ako, bro, ha. So again, mga kapatid, yung kay Pastor Alex kasi, either tama sa inyo or hindi, ha. Ang ginagamit niya ngayon ay patungkol talaga sa faith and works. I know, napapansin niyo na medyo yung pinaka-focus dito hindi yung nababanggit dun sa title ba. Pero yan kasi yung ginagamit niya to counter doon sa kabilang panig ba. Kaya tinatanggap ko siya lagi kasi hindi ako judge dito na tama yan na parameter or hindi. So ganun lagi ang decision ko. So ganito, Brother Jesus Mark. Mr. Moderator, problema mo yan kasi sa rule number 9 mo, hindi pinahihintulutan ang out of topic. Not allowed sa... kung pahihintulutan mo, Mr. Moderator, problema mo yan. Hindi ko problema yan, Mr. Moderator. Kaya nga, bro. Yan yung decision ko na yun, bro. Kaya nga, bro. So, ako yung nagde-decide dyan kung pasok or hindi. Ngayon, iniisip ko lagi yan na pasok, sabi ko nga doon. Kahit pa para sa'yo ay hindi ba. So, ganito, bro. Ibabalik ko sa'yo to. Meron naman tayong 10 seconds na pagpapaliwanag, bro. Kung bakit hindi mo siya sinasagot ng direkta ba. So, anong gagawin mo, bro? Yung 20 seconds o yung 10 segundo? Kung maaari, Mr. Moderator, next question na lang kasi hindi talaga okay. Siya akma sa topic, Mr. Moderator. Okay, bro. Proceed, bro. Next question. Okay. Yung faith alone, gusto ko mapunta sa langit by faith from the Bible. Sa salvation ba yung faith alone na sinasabi ko? Yes or no? Yes, kung itatanong mo kung part ba siya sa salvation, but walang pahayag sa Bible na faith alone saves. Kaya nga, kinakailangan natin ng church. Pasok ka doon sa church. Kasi yun ang sinabi ng Panginoong Jesucristo, Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Kinakailangan mong pumasok. Yun ang faith, yung tamang faith. Next okay, question. So, doon sa, yung grace ba ay regalo ng Diyos? Yes or no? Of course, grace is a gift from God. Of course, ang grace, walang kinalaman yan sa will natin. Kasi ang tinitingnan dito kung yung pagsunod natin, ginagawa ba natin na ang sabi ng Diyos, seek you first my kingdom. Doon ka muna sa seek you first. That kingdom is the Roman Catholic Church, the end of salvation. Next question. The plan of salvation of God. Okay, when you receive the gift, yun ba ay eternal salvation? Yes or no? What clarification, Mr. Moderator, at umabot na naman sa ano yung tanong? Hindi ko na naunawaan, ang layo na ng mga tanong eh. Okay, Pastor, pakiulit nga yung tanong doon sa... Okay. Kung hindi mo naintindihan, i-clarify mo. Yes, clarification. Pag sinabi mo malayo ang mga tanong ko, parang it's not fair to me, ano? Okay, sorry bro. Salvation ang pinag-uusapan natin dito. Okay. Gift, grace, di ba? Sabi ko, when you received the grace of God, eternal salvation ba yun? Eternal salvation pa rin ang sinasabi ko. Now, repeating ko. When you received the grace of God as a gift, eternal salvation ba yun? Yes or no? No, of course. Ang eternal salvation nga, magdidepensa sa kung... 15 minutes. Okay, mga kapatid. So, dyan nagtatapos ang napakahabang tanungan, mga kapatid. 15 minutes yun. At dito tayo sa ating first presentation ng ating negative, mga kapatid. Pastor Alexander Santos ng Baptist, 10 minutes. Your time start now. Okay, bro. Yes, Umar. Kanina sinabi mo yung grace of God is eternal. Tapos nung sinabi ko, when you receive it, yun ba ay eternal? Sabi mo, no. So, i-review mo yan, ha? I-review mo yan kasi pag pinaghalo mo yung faith and works, malalaglag ka sa grace. Kagaya sa sinabi sa Galatians 5:4. Sabi sa Galatians 5:4, kayong mga nagwo-work, you are fallen from grace. Nagfo-fall kayo sa grace. Kasi kaya kayo nalilito. Ito sa mga Katoliko at sa lahat ng denomination, 98% kayo na tinatawag ko na pera-pera lang. 98%.
Kasi pag may work involved, may money involvement. Diyan. Kukuha kayo ng mga grupo, kailangan sumunod tayo, di ba? Sabi ni Jesus Christ, ano sinasabi ni Jesus Christ? Brother Russia, pakiwarningan mo ako ng 2 minutes, ha? Brother Russia. Sinasabi Sina. sinasabi ni Jesus Christ ay, keep my commandments. If you love me, keep my commandments. Sinabi ni Jesus Christ yun, nung buhay pa siya. Sinabi niya nung buhay pa siya, ako ay pinadala ng Ama para sa mga Hudyo. Pero kinukuha niya yung aral para sa inyong Gentiles. Hindi, si Apostle Paul ang teacher natin sa Gentiles. At sa Book of Acts, kasi tingnan mo yung sinasabi mga verses, halo-halo eh. So, bumanggit ka kay Paul, bumanggit ka kay Matthew, diba? So, ganyan ang turo ninyo. Ayaw niyong i-dispense kung ano ang tamang aral. Ito kayo ha, ito kayo. Ito ang Church of Christ. Ayan no, Church of Christ, Peter plus Paul. Nagkasundo yan. Nagkasundo yan sa Book of Acts. Faith alone. Saan mo makikita yan? Sa Acts 15:11. Si Peter ang nagsabi niyan, grace of God. Sa Acts 16:31-32, ano ang sabi? Sir, what must I do to be saved? Ano ang sabi ni Peter? Si Peter ang nagsalita. Kasama niya si Paul. Ano ang sinabi? Believed. Believed daw. Hindi sinabing gawin natin to. Kayo kasi, nag-stuck kayo sa Acts 2. Sa Acts 2:38, nag-stuck kayo dyan. Ano ang ginawa nyo? Repent and be baptized, sabi ni Peter. Sabi ni Peter, repent and be baptized. Every one of you. But that is Acts 2:38. Pag pumunta ka sa Acts 10, kinausap ni Jesus Christ si Peter ulit. Pagdating sa Acts 9, kinausap ni Jesus si Paul. So, aralin nyo lahat ang Bible. Huwag kayong mag-pick and choosing. Sa Acts 10, sabi ni Jesus kay Peter, eat yung mga animal na hindi niya, na pinagbabawal niya. Nilinis ko na yan. Wisdom-wise, yung nilinis na niya, yung Gentiles. Kung maniniwala, linis sila. Kaya sabi ni Peter, ano kaya ang ibig sabihin ni Jesus Christ? Kill and eat 3 times. No, Lord, sabi ni Peter. No, Lord, ayoko. Bawal sa amin yan. Kasi faith and works kami eh. Bawal sa amin yan. Sabi mo, bawal yan. Sabi ni Jesus, kill and eat. Sabi ni Jesus, kill and eat the third time. So anong sabi ngayon ni Peter sa Acts 11? Now I remember. Naalala ko na. Kaya pala sabi niya sa Acts 1:5, John indeed baptized you with water, but not many days hence, you will be baptized with the Holy Ghost. That is Acts 1:5. Sinabi niya, in the future. Kaya ano ang ginawa? Hindi nagbabaptize si, hindi nagtuturo si Peter sa Gentiles. Nung maintindihan niya, pumunta si Cornelius at ang ibang mga Gentiles, ano ang sabi? Nakausap ko si Jesus Christ, hali kayo. Hali kayo dito. Sabi ni Peter, and then when Peter spake, nung magsalita siya, the Holy Ghost fell. So, nasaan ang water baptism? Nawala na. Hindi niyo na inaral. Nag-stuck na lang kayo sa Acts 2:38. Hindi niyo kinuha ang transition, di ba? Inilubog sa tubig si Cornelius, sa inyo, ang water baptism ay wiwisikan nyo lang. Diba? Eto kayo. Church of Mary kayo. Church of Mary, yan ang inaanin nyo. Roman Catholic Church is not a Christian Church. Gumawa kayo ng church nyo, Peter, upon this rock, I will build my church. Kinuha nyo lang yung isang verse na yon. Hindi nyo na binasa yung verse 23 na tinawag ni Jesus si Peter na Satan. Hindi nyo sa sinabi. Ang kinuha nyo lang yung isang verse na yon, bumukod na kayo, umalis na kayo sa Bible at nag-create na kayo ng Pope. Nag-create kayo ng Pope. Hindi nyo na pinuntahan kung ano yung sinabi ni Peter and sinabi ni Paul, na sinabi ni Peter doon, nag-preach siya ng blood. Nag-preach si Peter ng blood dito sa 1 Peter 1:18-19. Basahin mo. At si Paul or si Peter binanggit niya sa libro niya na si Paul ang pakinggan natin. Nasa libro niya. At si Peter never ever na nagpunta sa Rome. Wala siyang libro sa Rome. Si Paul ang may libro sa Rome. Bakit si Peter ang sinusunod niyo? Pag nabigyan mo ko ng verse
Ito ha, challenge ko sa iyo to. Malaking puntos to sa iyo. Pag nabigyan mo ako ng verse na nagpunta si Peter sa Rome, kahit na nagsulat, but you have to use King James Version. Kasi ang ginagamit nyo, yung salin nyo. Pag hindi King James ang ginamit mo, hindi ko tatanggapin yan. Because King James Version is authorized by a king. Kasi yung Bible ninyo ay authorized ninyo sa Alexandrian text galing sa Egypt na kalaban ng Diyos. Okay? So yan ang challenge ko sa iyo. Maghanap ka na ngayon sa King James Version na si Peter ay nagpunta sa Rome. Okay? Or nagsulat sa Rome at least. Okay? Si Peter. Yan ang challenge ko sa iyo. So ngayon, pag namatay, faith and works. Tingnan nyo to ha. Sa faith and works ng Katoliko, pag namatay, pupunta sa purgatorio. Sino magdadasal dyan? Yung mga pare. Diba? Magdadasal. At may sinabi pa si yung ibang mga ano ninyo na kailangan humingi ng tawad. So pagdating sa purgatorio, lahat hihingi ng tawad kasi mahirap doon. So ibig sabihin, ligtas pa rin kung yun ang susundin, di ba? Purgatorio sa inyo. Sa amin, judgment seat of Christ. Yung binanggit ko kanina. Di ba? Nandiyan ang mga verses. 2 Corinthians 5:10, judgment seat of Christ. Tapos, sa 1 Corinthians 3:13 through 15, ligtas kami by faith, by the grace of God. Yung bad work ninyo ay mapupunta sa hell. Diba? Pero pag hingi ng tawad, sabi nyo, patatawarin pag pinagdasal. So, challenge sa inyong mga pare, bakit hindi nyo na lang ipagdasal na ngayon, Lord, sa lahat ng mga tao, napakamakasalanan nila, huwag nyo na pong dalhin sa purgatorio. I-request nyo sa Pope, Lord, kung pumunta man sila sa purgatorio, Lord, ligtas nyo po sila. Iyon na yung prayer. Huwag nang That's humingi. 2 minutes. Thank you. Huwag nang humingi ng bayad, di ba? So, ang church ninyo ay Mother Church. It's not Christian Church. Kaya kayo, faith and words, pareho lang kayo ng INC. Pareho lang kayo ng SDA. Pareho lang kayo sa faith and words, lahat may iuutos kasi at the end of it, isa sa utos, give me money. Give me tithes. Diba? Pero sa tinuturo ko sa inyo, wala. Walang pera-pera dito. I'm just giving you the gospel. At ang kingdom gospel na sinabi mo is different from gospel of salvation. So yung church ninyo ay papunta sa hell. Kasi yung itinuturo mo ay mixture ng faith alone and faith and works. Mixture ng buhay pa si Jesus Christ and after the resurrection. Mixture ng judgment seat of Christ versus great white throne judgments. Mixture ng Peter and Paul. Mixture ng four canon gospels ni Matthew, Mark, Luke, and John versus Apostle Paul sa Romans to Philemon. So sana pag-aralan mo ang dispensation, kung ano ang sinabi niya sa Old Testament, ano ang sinabi niya nang bumaba siya, ano ang sinabi niya after the resurrection, ano ang sinasabi niya pagbalik niya. And that's how you understand the Bible. I'm ready for the questions. Okay. So dako tayo sa 15 minutes na pagtatanong ng ating affirmative. Bro, yes, Omar? Your time start now, bro. Yes, bro Alex. Again, bro, no, hindi ba, bro, ang dapat mong gibain ay ang Roman Catholic Church ay hindi ang Church of Salvation, bro? Tama, bro, o mali? Tama, kaya nga sinabi ko, yung faith and works ninyo ay dadalhin sa purgatorio. Maliwanag na maliwanag, sinabi ko ay hindi yan ang tama, faith alone. Yung sa inyo is faith and works, money, money, bread. Next question. Okay, maraming salamat. Ang dami mong ginamit na talata, Galatians 5:4, Acts 5:15-11, 16:31-32, and then Acts 9 and 10 na sinabi mo pa, kinausap ng Diyos si Peter at si Paul. And then Acts 1:5, 1 Peter 1:18-19, alin sa mga talata ito, bro, ang nagsasaad na hindi ang RCC o Roman Catholic Church ang Church of Salvation? Alin sa mga talata ito, meron o wala? Meron, halos lahat yun. Pero bibigyan kita ng isa. Acts 15:11, sabi ni Paul, ni Peter mismo, na ang grace ang nakapagliligtas. Sinabi sa
Acts 16:31 to 32, believe and thou shalt be saved and thy house. Walang sinabing work. Sa inyo, faith and works. So lahat ng binanggit ko ay kaligtasan by faith. Sa inyo, faith and works. Next question. Next question. Next question. So, mababasa ba sa Acts 11 na ang Roman Catholic Church ang hindi ang Church of Salvation? Mababasa o hindi? Ah, yes, mababasa. Kasi nakalagay, ang kaligtasan is by faith. Grace of God. Ang sa inyo ay faith and works. So, kahit hindi mo basahin, mababasa yan ng may common sense. Next question. Okay. For clarification lang, Brother Alex, basahin ko ang 15:11 ng Acts, no? But we believe that through the grace of the Lord Jesus Christ, we shall be saved, even as they. Saan dito, bro, ang Roman Catholic Church is not the church for salvation? Saan dito, bro? Saan bandan dyan sinabi? Doon sa faith and works. Kasi dito nakalagay, grace objection, of... Mr. Moderator. Time stop mo na, objection. Yes, napakalino naman po, Mr. Moderator, yung succession of questioning ko, alin sa mga talata na ginamit mo ang nagsabi, ang Roman Catholic Church is not Church of Salvation, sabi niya 15:11 daw. So, inulit ko pang ay, kinonfirm ko kung mababasa ba dyan, sabi niya yes. Pero nung binasa ko, Mr. Moderator, wala namang binasa sinabi doon. So, Brother Alex, bakit sinabi mo, Brother Alex, na sinabi dyan, kahit wala namang sinabi, ba't ka nasinungaling, Brother Alex? Yun lang, Mr. Moderator. Okay, so I think nag-object ka, bro, ayon sa observation mo, doon sa talata na tinignan mo, yes, na wala nga doon, so nag-object ka. Pastor Alex, meron ka bang counter-objection doon sa sinabi niya? Counter-objection? Ang counter-objection ko, hindi makakalusot ang strategy mo sa akin, okay? Pero sa akin ka makipag-usap, bro. Ang counter-objection ko, hindi makakalusot ang mga strategies sa akin sa questioning. Maliwanag na sinabi niya is by grace. Ngayon, eto ang counter-objection. Kung ano yung sagot ko, whether you like it or not, ask question again. Okay. So, hahatol muna ako, mga kapatid. So, again, dito, mga kapatid, kahit pa nagsinungaling o nagsasabi ng totoo ang sumasagot na talaga bang mababasa o hindi. Sa moderator, hindi ako judge dito, ha? Pero kahit pa sabihin niya yan, tinatanggap niya ng moderator na valid answer yan. So, Brother Yusumar, ganito, bro. Balikan natin yung tanong, tapos bigay natin kay Alex yung sagot. Proceed ka, bro, muna, bro. Okay, next question. Dahil ang topic natin about sa Roman Catholic Church, ang Church for Salvation, mag-stick ako dun sa topic ko. At ang question ko dito sa Matthew 6:33. Ang utos ng Diyos, Brother Alex, no? Seek ye first the kingdom of God. Sangayon ka ba dito na una pinapahanap sa atin ang kanyang kaharian? Sangayon ka dito, Brother Alex, o hindi? Yes, kingdom of God. Seek ye. That is by faith. That is the will of God, not of works. Nakalagay niyan sa John 6:40. Basahin niyo lahat ng Katoliko, the will of God is sumampalataya. Next question. Okay, maraming salamat. At ayon sa kaharian ng Diyos na ito, sabi ni Daniel sa kanyang hula, ang kaharian ng Diyos na ito, isa sa mga bakas nito, ay hindi magigiba, no? Tingnan lang natin dito, hindi magigiba, no? Shall never be destroyed, and this kingdom shall not be left to other people. So question, bro Alex, no? Based sa mga historical books, anong iglesia or kaharian ng Diyos ang ever since nandyan na hindi nagiba? Anong iglesia ang kinikilala ng mga historical books patungkol sa kaharian ng Diyos na hindi nagiba kailanman at hindi naipasa sa ibang mga tao? Anong iglesia yun, Brother Alex? Okay, pagdating sa history, hindi ko tatanggapin. Bible lang susundin ko. Walang iglesia na pangalan, pero yung iglesia na sinasabi sa Bible, giniba. Yung iglesia na yon ay si Jesus Christ na hari nung bumaba. Pinatay siya. Yung everlasting kingdom na sinasabi mo, sa 1,000 millennial kingdom pa yan, sa pagbabaan niya. Okay, maraming salamat. Sabi mo, hindi ka maniniwala sa history. Sabi mo, Bible lang. Pero ang sabi sa Bible, kapatid, inutusan tayo ng Diyos sa Hobot 8, read the history books and see. Sasangayon ka ba sa utos ng Diyos na magbasa ng mga historical books? Oo o hindi?
Read the Bible. Yes, sangayon ako dyan. Bible ang basahin mo, hindi yung history outside. Oh, objection, Mr. Moderator. Time stop. Objection. Affirmative. Ano yan? Yes, ang question ko, kung sangayon ba siya na pinapabasa tayo sa mga history books, hindi sa Bible lang. Read the history books. Ang sisangayon ba siya na pinapabasa tayo ng Diyos sa history books din, Mr. Moderator? Okay, so ang tanong dito, yung sa yes or no patungkol sa history book, kung pinapabasa ba daw. Pastor Alex, meron ka bang counter-objection doon or ready ka na mamili ng yes or no? Kung napapansin mo, hindi ako nag-o-object sa anything, pero sumagot ako ng categorical. Sabi ko, yes. Sumagot ako ng yes. Pero okay. Sa Bible lang ako nakafocus. Kung papansin mo, hindi ako nag-o-object kasi sumasagot ako ng categorical. Okay. Maliwanag na maliwanag. Okay, so dito tayo, kapatid, sa decision patungkol sa tanong ni Brother Yosomar at as sumasagot naman daw si Pastor Alexander. Sabi niya, yes, ang sagot niya dito. At bro, 20 seconds sa pagsagot mo, Pastor Alexander, sa yes. Proceed ka. Okay, yes. Pero ang pinag-uusapan dito, salvation. Outside the books, walang salvation. Ang book of Daniel is upon thy people. Ang thy people is Israel, hindi Gentiles. Kaya kailangan mong i-divide yan. Magkaiba yan. Kaya nga ang aral ninyo ay mixture. Kailangan i-identify mo. Next question. Next question. Maraming salamat, Brother Alex, sa pagsangayon mo na pinapabasa tayo ng history books. So, based dito sa history books, Brother Alex, na ito ay dati mong kabaro, Baptist, sabi niya dito, Catholicism traces its roots back to the original Christian community founded by Jesus Christ. Sangayon ka ba dito o hindi? No. Demonyong espiritu rin yan. Hindi ko mo iyan ay Baptist. Hindi lang Baptist ang maliligtas. Yung binasa mo ay demonyong espiritu din. Hindi ako sang-ayon dyan dahil that's not in the Bible. Next question. Okay, next question. Clarification. Ibig mong sabihin, ang author ng Baptist na iyon ay sa demonyo? Yes. Mga demonyo, mga pera-pera yan, mga gumagawa ng ekstrang libro. Pag gumagawa ka ng ekstrang libro, tapos dadalahin mo sa Faith and Works, mga demonyo yan. Next question. Okay, next question. Okay, Bible, sabi mo, yung kaharian ng Diyos dapat sa Bible. Sangayon ka ba na ang iglesia ng Diyos na iyon ay nilagyan ng mga overseers? No, overseers ayon sa Gawa 20:28, so, mayroong mga overseers na pinili ng banal na Espiritu Santo. Sangayon ka dito? Oo, hindi. Yes, ang huling pinili ay si Paul, hindi ang Pope. Kasi ang dami niyong nilalagay. Pope dito, Pope doon. At saka, wala akong nabalita ang mga bakla ang apostles. Pero sa nilagay niyo ang daming gays. Diba? So, hindi pinili ang mga pope. Sangayon ako dyan, ang huling pinili ay si Paul. Next okay, question. Maraming salamat. So, sangayon ka rin na yung mga overseers na yan, ang mga obispo na inamin mo mga obispo, sa kanilang tungkulin ay mayroong papalit. Bishopric, let another take. Sangayon ka sa 120 ng Acts ay mayroong papalit sa bishopric. Sangayon ka o hindi ka sangayon? No, hindi ako sang-ayon dyan na may papalit na hope. Sang-ayon ako na may mag-preach ng gospel according kay Apostle Paul. Dahil ang huling tinawag ni Jesus Christ ay si Paul na mag-preach ng gospel. Kaya sabi niya sa Galatian, sinabi niya na pag hindi gospel ang turo niya, itakwil. So, gospel ba ni Paul ang aral niyo? Next question. Okay. Ang salita bang pope ay hindi obispo? Oo o hindi? No, hindi. Ang pope ay papa, father. I and the Father are one. Sa inyo, the Pope and the Father are one. Kaya ang church ninyo ay Pope and Mary. Universal church, not Christian church. Next question. May reference ka ba na ang Pope is hindi bishop? Merong reference o wala? O sarili mo lang yan? Hindi. Nakalagay sa King James Version, walang binanggit na Paul. That is my reference. Next question. Okay, next question. Sabi dito, ulitin ko itong Acts 20:28, no? Sabi kasi sa Acts 1:20, kapatid, bishopric, let another take, no? At based kasi sa mga historical books, kasi nga tayo pinapabasa tayo ng history ng Diyos, ang Papa, obispo yan. Ang Pope, obispo yan. No? Obispo lamang po yan. At may nung papalit sa kanila. At based sa Encyclopedia Britannica, bro, premise lang to, no? Pakita ko lang na ang pumalit sa kanila itong mga tao na ito. Okay? For reference purposes, ito, pakita ko lang.
So, dito tayo kasi malaki dito. Ayan. So, from Peter, the list of the Pope, obispo po yan, obispo prom yan. From Peter, Linus, anak nito siya ng first three at sa pinakababa na ay ang si Pope Francis, no? Ayan, si Pope Francis, siya ang huling nag take over ng bishopric ni Peter sa Rome. So, sangayon ka ba dyan na based sa Britannica, ang sumunod kay Pedro, mga kapapahan na obispo din, umabot ka hanggang kay Francis, sangayon ka doon o hindi ka sangayon? Both ang sagot ko. Sa history ninyo, tama kayo. Pero sa history ng Bible, mali kayo. Kasi objection lang, Brother Alex, Brother Mr. Moderator. Gusto ko lang ipaklaro sa kanya, Mr. Moderator, na hindi ito sa amin. Ito ay Britannica, bro. Ito, Britannica yan. Okay. Standard reference, hindi yan sa Catholic, bro. Wait lang. Okay. So, objection dito doon sa statement, no, na sa inyo. Tapos sabi mo, hindi sa amin. Pastor Alex, meron ka bang counter-objection doon? Ang counter-objection ko is the same. Kung ano yung sagot ko na category, kung ano man yung sagot ko, labanan niya sa conclusion or any other term. Kasi yung oras natin talaga, ako nag-o-object lang ako pag hindi sumasagot ng categorical. So, okay. Objection mainly, hindi sa sagot ko. I can say whatever I wanna say. Basta nasagot ko yung clarification mo or yung categorical mo, okay, then okay. You adapt what I said. Okay, so ganito. Magde-decide muna ako. So, again, dito, sumasagot si Pastor Alexander na both. Tapos sinabi niya yung mga katagang sa inyo or ano. So, yung word na yon, either nagsasabi ng totoo si Pastor Alexander Santos or nagsisinungaling siya doon, ay tinatanggap yan ng moderator as a valid answer, mga kapatid. So, dito tayo, mga kapatid, dahil naputol si Pastor Alexander doon. Both yung sagot mo, Pastor Alexander, 20 seconds ulit. Proceed ka sa sagot. Both yung sagot ko. Kasi sa libro ninyo na binabasa, meron kayong regulation dyan. Bible ang dapat nating sundin, hindi ang history. Si Paul, ang huling tinawag, kailangan ang dala niya ay gospel. Dahil kung hindi, itakwil daw. Or let a curse. Okay, maraming salamat. Sabi mo, Bible ang sundin, hindi ang history. So, ibig mo ba sabihin, hindi natin susundin ng Diyos na sinabi niya, read the history books and see. Hindi ba natin susundin ang Diyos o susundin natin? Categorical question. Susundin yan, read lang. Pero huwag kayong humiwalay sa sinasabi niya kay Paul. Sabi kay Paul, preach to the Gentiles. Anong nangyayari sa inyo? Pinaghahalo-halo ninyo. Kaya meron na kayong iutos na gawin natin to. Dahil sa history. Pero kay Paul, not of works. Next question. Next question. Sinabi mo kagani na hindi susundin ang history. Tapos sinabi naman sa follow-up question ko, sundin ang history. Alin sa dalawang tama? Yung una mo sinabi na hindi sundin ang history? O ngayon sinabi mo ngayon na sundin dapat ang history? Alin sa dalawang tama? Pareho, dahil sundin basan. Ang pinag-uusapan natin, salvation. Kasi sa inyo, sa history kayo nagbe-base ng salvation. Ako, sa Bible lang. Kaya yung mga tinatanong mo sa akin, sabi ko sa iyo, hindi makakapasa yan. Next question. Okay, next question. Okay, no, so I claim na the Roman Catholic Church is the church for salvation. No, I claim that, gumamit ako ng mga verses, unang-una yung Matthew 6:33 na kinakailangan nating makita ang kaharian ng Diyos na yan. So, question ko sa iyo, Brother Alex, yung bang redemption na ibinigay ng Diyos sa atin, matatagpuan ba yun sa loob ng kanyang kaharian o labas sa kanyang kaharian? Kasi I claim na kami yung kaharian eh. So, I assume nasa labas ka. So, alin sa dalawa ang tama? Ang salvation ba na yun na dapat nating makuha ay na dapat sa loob ng kanyang kaharian, iglesia, o nasa labas lang? Alin sa dalawa? Okay, nasa labas ang redemption. Pagka ikaw ay na-redeem, papasok ka sa loob. Pag na-redeem ka na, nahugasan ka na, you are sealed with the Holy Spirit, not of works. Pagpasok mo doon, i-judge ang gawa mo, whether good or bad, you go to heaven. Bago ka makapasok sa loob, you have to have faith. Next question. Any verses of the Bible, Brother Alex, na sinabi ng mga apostol, even Christ, nagsabi siya na ang salvation is outside of His kingdom. Kasi sinabi mo sa labas eh. Yun ang sagot mo sa akin. So, saan mo nabasa yan? Saan mababasa na ang salvation outside of His kingdom? Pwede pakibigay ang talata, Brother Alex, for clarification. Okay, nasa Romans 2:16, Romans 1:16, at saka nasa Ephesians 1:13. Next question. Okay.
So, ibig mong sabihin, itong sinabi ni St. Paul sa Colossians 1:12-14, no, basahin ko lang as ano lang muna, no, tawag dito, premise lang muna bago ako magtanong. Kasi dito sa Colossians 1:12-14, giving thanks unto the Father which hath made us meet to be partakers of the inheritance of the saints in light, who hath delivered us from the powers of darkness and hath translated us into the kingdom of His dear Son. So, inilipat daw tayo sa kaharian ng kanyang anak, in whom we have redemption. So, magkukuntra kasi yan, Brother Alex, sa sinabi mong, sa Romans na sinasabi mo, no? So, kuntrahan ba ang maaral ni San Pablo? Oo, hindi. Ano? Pwede ba mag-request sa'yo? Pakilagay mo yung Romans 2:16? Sige. Mr. Moderator, papayagan mo ba, Mr. Moderator? Hindi. Ganito, bro. Hindi niya pinapayagan. Wait lang, bro. So, ganito, bro. Pag sumasagot ka, bro, kasama na yun sa sagot mo, 20 seconds yun. Tapos, okay. Anything na ipapa-flash ni Brother Yesomar sa kanyang camera, nasa kanya yan, ha? So, okay. Pero yung parang extra time na mag-uusap, magtitingin pa doon sa verse, is hindi ako ano doon. So, ganito, bro, proceed ka lang muna sa sagot mo, bro, nasa kay Yesomar yan. Proceed ka, bro. Okay, Alex. Okay, yung sinabi mo, redeem. Paano sila na-redeem? Pumunta ka sa Ephesians 1:13, nakalagay doon, lahat ng naniwala na selyuhan. Kaya sila napunta doon sa loob ng kingdom of God. Mga spiritually saved yan, hindi nawawala ang kaligtasan yan. Next question. Okay, sabi mo sa Ephesians 1:13, lahat ng naniwala na selyuhan. Di ba sinabi mo kaganina, Matthew 7:21, hindi lahat ng naniwala ay kinilala ng Diyos? Tama o mali? Tama ka. Kasi yung nandoon ay hindi ang sinamahan nila ng work, faith and works, kasi naputol. Ilagay mo sa 22, puro gawa ang sinusunod nila, not by faith. Ang naselyuhan is by faith, not of works. Sa inyo may work. Next question. Okay, salamat. Yun bang hindi kinilala ng Diyos na kumilala sa kanya, pero hindi sila kinilala ng Diyos dahil ba nasa loob sila ng kaharian ng Diyos o dahil nasa labas? Nasa labas. Wala pa yon, wala pa yung blood, okay? Pag nasa labas ka, you have to know who God is. Diba? Sa Old Testament, kung sino ang God. Sa New Testament, Jesus by Spirit. By Spirit mo siya aalamin, not by works, by faith. Next question. Maraming salamat. Dahil nasa labas yung mga kumilala sa Diyos na hindi kinilala ng Diyos, nasa labas sila, ayon sa Matthew 7:21-23, ligtas sila o hindi sila ligtas? Hindi sila ligtas kasi sa 22, minimiss mo yung 22 eh. Kasi hinaluan nila ng works. Lord, ang dami namin ginawa, di ba? Sabi mo, work may gagawin. Ang gaganda ng ginawa nila, hindi tinanggap ng God. Why? Kasi hinaluan nila ng faith plus work na bastos time. In blood of Jesus. Time. Maraming salamat, Mr. Moderator. Okay, so dyan nagtatapos ang first stage ng ating debate. At syempre, dako tayo sa rebuttal. Tuloy-tuloy lang tayo dito. Brother Yesomar ng Roman Catholic Church. By the way, mga kapatid, ang topic pala natin ngayon ay patutunayan ko na ang RCC, ang tamang church for salvation. Brother Yesomar, rebuttal, bro. Maraming salamat, Mr. Moderator. No? So, ayun, mga kapatid, no? Hindi talaga tayo umalis sa tema. No, doon lang tayo, focus tayo. Kasi ibang topic kasi yung faith and works, iba po yan sa pinapatungkulan po natin. Kasi di specific, specific, no, ang topic, Roman Catholic Church and Church for Salvation. Kaya na ang mga tanong ko, tumutukoy lang sa Roman Catholic Church. Actually, in and out ang sagot niya sa atin, no, kung mamamalayan niyo yung kanyang mga sagot. Ang dami niyang ginamit na pilata sa kanyang first stand as negative na hindi ang Roman Catholic Church ang Church for Salvation dahil ang dami niyang kinot na talata. Tinanong ko, alin dito sa mga talatang ito ang sinabi mong hindi Roman Catholic Church ang Church for Salvation? Sabi niya, Romans 15:11. Okay, Romans 15:11. Pinaluapan ko, sinabi ba dyan sa Romans 15:11 na ang Roman Catholic Church hindi ang Church for Salvation? Sinabi niya, yes, sinabi. So kinonfirm ko pa, inulit yung tanong, talaga bang sinabi dyan sa Romans 15:11 na ang Roman Catholic Church ay hindi ang Church for Salvation? Sabi niya, yes. Kaya nga binasa ko eh, basahin natin Romans 15:11. No, Romans 15:11. Kung sinabi ba dito ni San Pablo na ang Roman Catholic Church hindi ang Church for Salvation? Oh, basahin natin mga kapatid. And again, praise the Lord, all you Gentiles, and love Him, all you people. Wala naman eh. Okay lang sana
No, okay lang sana kung sinabi niya, hindi sinabi diyan lita pulitra, pero maunawaan, katanggap-tanggap pa yun. No, mag-aaway tayo sa unawaan, pero sinabi mo kasi mababasa eh, kaya nga inulit ko pa, sinugurado ko kung baka nagkamali lang ako ng dinig, sabi mo, yes, sinabi diyan. So, wala naman sinabi eh. So, there's something wrong in your, ano, in your negative stand, no, you're just barking in a wrong tree, kapatid na Alex, at ang dami pa niyang mga sinabi, pero yun nga, nag-focus tayo doon sa topic, no? Sang-ayon ka ba na kinakailangan nating makita una-una ang kaharian ng Diyos? 6:33 ng Mateo, sabi ni Panginoon sa Kristo, seek ye first the kingdom of God. Sabi niya, yes, sang-ayon siya. O, kasi utos yun ng Diyos eh, di ba? At sa Daniel 2:44, napakalinaw, ang kaharian na ito na itatatag ng Diyos, mayroong apat na bakas. Cannot be destroyed, shall not pass to other people, no? And tatalunin ang mga umiiral na imperial kingdom, tapos will remain forever. Sangayon ka sa mga bakas na ito, sangayon siya. And then, sangayon ka ba na sinabi ng Diyos na read the history books and see? Sabi niya, sangayon siya, pero hindi niya paniniwalaan ng history. So, that is contradiction. Sabi pa niya kaganina na huwag paniwalaan ng history. Pero nung tinanong ko, sabi sa Hob 8:8, kinakailangan magbasa ng history para sa katotohanan. Sabi niya, yes, totoo yan. O, nakuntrahan na naman. So, argumentum contra factum non valid. An argument which is contrary to the fact cannot be accepted, mga kapatid. Napakalino sa mga tanong natin, hindi naman tayo umalis sa tema eh. No? At, sabi ko pa sa kanya, itong Acts 20:28, sang-ayon ka ba na ang kaharian ng Diyos na ito ay pumili ang Espiritu Santo ng mga obispo. Sang-ayon siya, hindi daw pop. Sang-ayon siya na obispo, pero hindi pop. Ano bang ibig sabihin ng pop? Hindi ba yan obispo? Kaya nga hinanapan kita ng reference, sabi niya, wala yan sa Bible. King James Version lang dapat. O kaysa King James Version, wala din naman yan eh, na ang pop is not a bishop. Paka-intindi mo lang yan, kapatid na Alex. Pop is a bishop. Kaya nga tinawag siya, Bishop of Rome. Kasi ang kanyang office nasa Roma, Bishop of Rome siya. Tinawag lang siya na Pope kasi siya ang head sa lahat ng kaobispuhan. So, yan ang katotohanan. Ang iglesia ng Diyos, ang kaharian ng Diyos, ay binilinan niya ng mga kaobispuhan. Kaya nga sabi ni Daniel sa kanyang hula, hindi ito, ang kaharian ng ito ay hindi ipapasa sa kahit sinong tao. Kasi mayroon ang pinili ang Diyos na mamumuno nito mga kaobispuhan sa pamumuno ng isang Santo Papa. Napakalinaw yan. At sabi niya, si Obispo ba, Pablo lang daw ang obispo, wala ng iba. Pero Acts 1:20, sangayon siya na may papalit sa kanilang ano, may papalit sa kanilang bishopric. Acts 1:20, sangayon siya. O, basahin natin ang Acts 1:20. Napakalinaw dito, for it is written in the book of Psalms, let his habitation be desolate, and let no man dwell therein, and his bishopric let another take. May magti-take over, may magpapasa, o may pagpapasa ng katungkulan ng obispo kasi mamamatay ang mga apostol eh. Mamamatay si San Pedro, mamamatay si Saint Paul na pinili ng mga obispo ng panahon nila. Mamamatay sila kaya nga may magti-take over. At based sa Encyclopedia Britannica, si Pedro ang unang Santo Papa, mayroon siyang mga kahalili, may mga pumalit sa kanya. Si Linus, then ang pinakahuli si Pope Francis, sabi niya, paniniwalaan daw niya at hindi kasi maniniwala siya kasi based daw yan sa reference ng Catholic. No, Britannica is not Catholic. Kaya nga Britannica ang ginamit ko eh, para hindi mo masabing bias. That is standard reference yan. Tanggap ng lahat yan. Maliban na lang sa inyo kung ayon yung ng katotohanan. No? So napakalinaw, napakabiblikal na ang kaharian ng Diyos ay mayroong mga obispo at ang mga obispo na yan may mag-take over sa kanila hanggang sa panahon ngayon. Kaya nga kung titingnan nyo, ang kaharian na yan sa 5:20 ng Revelations, tinawag yan na priestly kingdom. O, basahin natin ang ano. Revelations 5:10, Good News Translation. You have made them a kingdom of priests to serve our God and they shall rule on earth. They shall rule on earth, mga kaparian. Pinangungunahan ng mga obispo, Acts 20:28. Pakalino yan eh. Kasi sabi ni St. Paul, ang kaharian na yan, nandyan ang redemption. Ah, diba, aminado nga siya kaganina na ang redemption, nasa loob lang yan. Pero mayroon siyang sinabi na kahit yung nasa labas daw, maliligtas. Pero wala yun. Nanapan na kita ng talata, Romans 2:16. Kahit basahin po natin dyan, walang sinabi dyan na the salvation outside of the kingdom of God.
Walang ganun. Kasi kukunta yan sa sinabi ni St. Paul sa Colossians 1:12-14 na inilipat tayo ng Diyos Ama sa kaharian ng kanyang anak. Bakit? Kasi sa 14, nandun ang redemption. Ayan sa 14, napakalino sa 14, oh. In whom we have redemption through His blood. Even the forgiveness of sins. Napakalino yan eh. Napakabiblikal yung stand ko dito na ang Diyos mayroon siyang kaharian. At ang kaharian na yan, nandiyan ang mga kaobispuhan. Tinawag pa yan na priestly kingdom. Pinamumunuan ng mga obispo na may mga pumalit sa kanila. Dahil ang kaharian na yan, nandiyan ang redemption. Kasi nga, kung if you want to save, kinakailangan mong makita ang kaharian ng Diyos. Yun ang sinabi ni Panginoong Jesucristo, Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God because the redemption is that kingdom, kanyang kaharian. Wala sa labas. Kaya nga sinabi mo kaganina, Matthew 7:21-23, may mga naniniwala na hindi na iligtas. Kaya tinanong kita eh, naligtas ba sila dahil nasa loob sila ng kingdom? Sabi mo, wala. Oh, kaya nga pala, hindi mo kinakailangan mo makapasok sa kaharian ng Diyos dahil nandun ang kalitasan, nandun ang redemption. And that is Roman Catholic Church based sa sinasabi mong teologya na sinasabi mong corrupt, no? Dati mong kasamahan to, sinasabi mo na ito ay corrupt, pero kung ikaw at itong theologians na ito, kapatid, mas maniniwala kami dito kasi magabi ang pinag-aralan ito. Sabi niya, oh, Catholicism traces its roots back to the original Christian community founded by Jesus Christ. Catholicism. Di ba ang sinabi ni Propeta Daniel, this kingdom cannot be destroyed. Lahat ng mga imperial kingdom nawala na yon. Yung Roman Kingdom, yung Palestinian Kingdom, Lombard Dynasty, at ano pang uri ng dynasty dyan, nawala na yun sa kasaysayan. But the Kingdom of God, which is His Church, no, built by Christ Himself, the Roman Catholic Church, yan lang ang tanging iglesia na makakapaglugtong sa kanyang kasaysayan pabalik sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo. Wala nang iba. Kaya nga, tumitimbig ako sa gabing ito, no? Pinapahayag ko sa inyo ang Ebanghelyo ng Diyos, Marcos 1:15, proclaim the gospel of God, proclaim the kingdom is at hand. Believe the gospel. This is the gospel, the essence of the gospel. That kingdom na itinatag ng ating Panginoong Jesucristo na nandiyan ang kaligtasan is no other than Roman Catholic Church according sa mga historical books. Kasi, hob 8:8 ang sabi ng Diyos, 8:8 hanggang 10, napakalinaw dito. No? Ay si Brother Alex, hindi nga siya ano dito eh, sa talata na ito, hindi lang dapat paniniwalaan daw, pero paniniwalaan niya, pero hindi. Yun ang parang sagot niya eh, no? Read the history books and see, sa 10, anong sinabi? But the wisdom of the past will teach you. The experience of others will speak to you, reminding you that. Napakalinaw, the wisdom of the past will teach you, mga kapatid. Maraming salamat, Mr. Moderator. Okay, so dako tayo sa 15 minutes na second cross. Pastor Alex, your time start now. Okay, read the history, biblical, nakita ko. Tapos sinabi mo sa susunod na verse ay, read the past, yung history, the book, di ba? Yung ba ay book na sinulat ng tao outside the Bible o yung nagsulat ng Bible? Okay, bago ko sagutin, basahin ko lang yung sinabi mong past, no, kasi hindi yun ang pagkasabi, para lang makuha mo yung sinabi. Ito yung pagkasabi, Brother Alex, no? The wisdom of the past, ang karunungan ng nakaraan ay magtuturo daw sa atin. Kaya nga sa 8:8, read the history books and see, kasi ang karunungan ng nakalipas ay magtuturo sa atin. Okay, so kung next question. Okay, so itatanong ko, yung history na yun, na sinabi is from the past, yung history ng libro. Ang Bible kasi, it's not just one book. Maraming libro yan. So yung sinabi mong alamin ang history, yun ba ay history ng God or history book na isinulat ng tao? For me, that is general. No, kasi hindi naman sinabi na history lang ng Bible. May simulator, sumagot ako ng ano, general na. Time stop. Okay. So nakita ko ulit si Pastor Alexander, natatambunan talaga yung salita niya. Pastor, meron ka bang objection muna? Tapos may counter naman. Yung categorical, sabi mo lang na both or ano, kasi hindi clear sa akin eh. Kasi napaka-strict ako sa tanong. Yung mga objection ko is not about ano, yung puro
categorical lang. Okay, categorical lang. Kasi yung general, hindi ko alam kung both yun. Pakiulit nga, bro, yung pagpipilian. Ang pagpipilian, yung history na sinabi mong kailangan basahin natin, iyan ba ay history ng God sa buong Bible? Or yung mga sinulat ng tao? Or sinulat ng tao. Bro, counter-objection, Mr. Moderator. Yes. Counter-objection. Yes, kaya nga hindi ako sumagot ng categorical question, Mr. Moderator, kasi ang sagot ko, general. General siya, ibig sabihin, history of the Bible and history outside of the Bible. Hindi naman sinabi sa Hobby 818 na read the history books of the Bible alone. Okay, wala, okay. General yun. Okay, so ganito bro, magde-decide muna ako ha. Doon sa categorical na pagsagot, eh kung sasagot ka ng 20 seconds, eh, talaga mamimili ka doon. Pero kung hindi, eh bibigyan kita ng 10 seconds. Para 10 seconds, Mr. Moderator. Okay, so proceed ko bro, 10 seconds. Yes, 10 seconds. My question, my answer is not categorical kasi nga general ang answer ko. No, kasi hindi sinabi by history of the Bible alone. Hindi sinabi ganun. It's general term. Okay, let's go now sa iniwanan ko kanina na tanong na sabi ko, yung gift of God ba eternal salvation, yes or no? Gift of God eternal salvation. Yes, of course the gift of God is eternal salvation, but yung effect niyan hindi pa agad-agad. Kasi nga mayroon pang paghahato, kaya nga hahatulan ka pa. Eh, ba't ka pahahatulan kung yung gift na yun is eternal salvation na agad? Hindi ba? Kaya nga mayroon pang paghahatol. And para mahatulan ka ng eternal salvation, you must to do good works. So, ibig sabihin, yung gift niya, hindi eternal salvation. Yes or no? His gift is eternal salvation nga, but the effect. I object. Time stop. Okay. Objection, bro. Categorical. Clarification. Sabi mo kanina, yes, inexplain mo. Ngayon, may tanong ako, categorical uli. Ulit ko na lang, o mag-object ka. Counter-objection muna. Klaruin mo muna yung objection mo, tapos ika-counter-object kita. Ganito, bro. Paso Alex, dito ka sa akin, bro. At I think ang pinupunto mo lang naman dito is yung categorical na yes or no. So, dito tayo kay Brother Yesomar, bro. Yung objection niya, yung sa'yo. Yes, ang counter-objection ko, Mr. Moderator, of course, yung gift from God na is eternal yon. Pero yung hukom ba, hindi pa agad. Okay. O yung, hindi pa agad-agad yun kasi nga may hukom pa eh. Yes, paano yes, ka huhukuman kung eternal na agad yung gift niya? Wait lang, bro. So, ganito, bro. Doon sa objection na yes or no, bro. Dapat mo talagang banggitin yung yes or no, bro, ba? Pero kung hindi mo mabanggit, bro, pwede ka sa 10 seconds, yung paliwanag agad ba, yung sinasabi mo kanina. So, gusto mo bang ipaulit? Clarification muna, Mr. Moderator? Yes, bro. I guess I answered categorically, yes. Pero sa second question niya, I don't know kung ano yung categorical question niya doon. Pero yung first niyang tanong, nag-answer ako ng categorical. Sa ikalawa niyang question, hindi ko mag-get kung categorical question ba yun o hindi. Okay. So ganito, ibalik ko kay Pastor Alexander ha. Pakiulit yung tanong mo bro, tapos pakidiinan yung yes or no. Okay, una ang sabi niya, yes. Mm. Sa tanong ko, eternal. O ngayon, tinatanong ko, nung in-explain niya, parang hindi. So ang tanong ko, yung eternal ba? Eternal, walang hanggan. Salvation, iyon ba ay ligtas na? Yes or no? Yes, sir. Yes, of course. Kung itatanong mo kung ligtas ba yung eternal, yes. In final judgment, kaya nga may judgment pa eh. No? May judgment pa. Kung na-receive mo na yung eternal salvation na yan, tapos ligtas ka ng talaga, hindi ka na i-judge ni God. So therefore, mayroon ka pang dapat gawin. So it means that is conditional gift ni God. Okay, so ibig sabihin, sa final judgment, pwede pa siyang mapunta sa impyerno? Yes or no? Of course, kung malus niya ang salvation na yan. Napakalino yan sa Hebrews 10:26. Pagkatapos mong manampalataya at tumalikod ka, magkakasala ka, mawala yung kaligtasan mo, may impyerno ka. Hebrews 10:26. Kinakailangan nating sumunod till the end of time. Discussion. So, ibig sabihin, yung eternal, hindi pa eternal. Yes or no? Yes, no, in dito sa mundo natin, hindi pa talaga ito kasi mamamatay pa tayo eh. No, that is conditional gift, conditional statement yan ng Diyos. Ibibigay ko sa iyo yung eternal salvation na yan, pero kinakailangan mong sumunod.
sumunod sa mga utos ko, kasi kung magkasala ka, hindi ka maging faithful sa akin, impyerno ka. That is conditional statement. Next question. Okay, sabi sa Ephesians 2:8, for by grace are ye saved through faith. And it's not of yourselves, hindi daw ikaw. It is the gift of God. So yung regalo ba, pag binigay sa'yo at tinanggap mo, ligtas ka ba doon? Yes or no? Of course, kasi regalo ngayon ng Diyos eh, pero misconception, misunderstanding ang pagkaunawa mo sa Ephesians 2:8-9. Kasi ang point ni St. Paul dyan, yung kaligtasan na gift ni God, Diyos ang may gawa, hindi ang tao. Ibig sabihin, yung kaligtasan na yun, Diyos ang may gawa, hindi ang tao. That is the point. But does not mean, hindi mo na kailangan gumagawa ng good works. Ibinigta mo sa 2:10. Okay. Diretso ko para by context. Ano? By context. Sabi mo, idiretso ko. Request mo yan, gagawin ko. For by grace are ye saved through faith. Not of yourselves. It is the gift of God. So once you have the gift, sa 8 or sa 9, not of works. You did not get the salvation from works. Pagdating sa 10, ikaw na ang ginawa ng Diyos. Now you are created to do good works because you are already saved. Ligtas ka na ba doon? Yes or no? No, hindi ganun ang pagkasabi. Ganito ang pagkasabi, Ephesians 2:8-9, ipinahayag ni St. Paul na ang kaligtasan dumating sa tao dahil sa kalooban ng Diyos, objective salvation. Subjective salvation, Ephesians 2:10, kinakailangan mong sumunod for that salvation. Basahin natin ang Ephesians 2:10. Lilikha tayo ng Diyos at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, binigyan niya tayo ng bagong buhay para gumawa tayo ng kabutihan na noon pa itinalaga na ng Diyos gawin natin. Okay. Next question. Okay. Kaya mo ba gawin ang ipinagagawa sa iyo para maligtas? Yes or no? By the help of grace of God. I object. Time stop. Okay. Objection. Negative ba na to? Categorical. Okay, sa yes or no, Brother Jess Omar? Okay, my answer, Mr. Maduro, no, by myself alone, okay. I cannot do that. No, 30 seconds, by, bro. 30 seconds, by myself alone, of course, no. Kaya nga kinakailangan natin ng tulong ng Diyos eh. Kinakailangan natin ng tulong ng Diyos para maabot natin yung kaligtasan na yan. Kasi kung tayo-tayo lang, hindi natin kaya yan. Malakas ang kalaban natin. 1 Peter 2:5-8, si Satanas nandiyan lang sa ating gilid para tayo ay hihatakin pababa. Hindi natin siya kaya kung hindi pamamagitan ng tulong ng Diyos. Next question. Okay, so sabi mo, kailangan kang may gawin sa sarili mo. So lumalabas dito, Diyos din pala yung tutulong sa iyo. So yung sinasabi mong tulong, iyan ay by faith. Yes or no? Yes, kinakailangan by faith. By faith. Kaya nga sabi sa 11:6 eh, na kung naniniwala kang may Diyos, believe, then manampalataya ka na may Diyos talaga na tutulong sa'yo. Kasi hindi mo kakaya kang sarili mo lang. At may pagsunod. Work out your salvation. Yung sabi ni St. Paul eh. Philippians 2:10. Na, work out your salvation. Okay, pag itinuloy mo yung Philippians na sa next verse, sinabi doon, because God is working within you, you have the seal. So now, hindi mo kaya. So ano yung kaya mong gawin para maligtas? Wala kang kaya, kaya nga humihingi tayo ng tulong sa Diyos kasi hindi natin kaya ang demonyo. Napakalakas ang demonyo sa temptation. Yun ang mga unang tao na ginawa ng Diyos na ano na yun, balot na yun ng sanctifying grace, naguyo pa, tayo pa kaya. Kaya nga, we need prayer na tulungan tayo ng Diyos na matalo na dumadaig natin si Satanas. Salvation is ano siya, yung tambayayungan sa Bisaya. Sabi mo, may good works na gagawin. Para sabihin mo sa Diyos, Lord, I did this. So ano yung good work para kamaligtas? Okay, ito yung sinabi ni St. Paul sa St. Peter, in St. Peter 5, 2 Peter 1:5, ito yung mga good works na yun na dapat idagdag mo sa yung pananampalataya. No? Mabutan, hindi sana mabutan ng oras. No? Ito, ang idagdag mo sa yung pananampalataya. And beside this giving diligence, no, your faith, virtue. Add to your faith. Okay, next question. Okay, so yung sinabi mo na yan, pag hindi mo ba nagawa yan, mapupunta ka sa impyerno? Yes or no?
Of course, kung hindi mo magawa yan, kung hindi mo magawa hanggang sa huli-huli, kahuli-huli ang buhay mo, hindi mo magawa talaga yung kalooban ng Diyos, of course, hindi ka talaga niya ililigtas. Yun ang sinabi ni ng ating Panginoon. If you love me, obey my commandments. John 3:36, if you have faith, but you don't obey my utos, you cannot have eternal life. John 3:36. Okay, so, ibig sabihin, kaya mong gawin yon, yes or no? Clarification, Mr. Moderator, ano yung kaya kong gawin? Okay, obey my commandments. Sabi mo, obey my commandments. Kaya mong gawin yon, yes or no? Okay, yes, kaya, sir. By the help of the grace of God. Ikaw na nga nagsabi, Philippians 2:11, ang Diyos, akibat natin ang Diyos. Kaya natin by the help of God. Kung tayo walang rin natin kaya yan. Kaya we need prayer, we need steadfast para matalo natin ang temptation ni Satan. But again, the Roman Catholic Church is the church for salvation. Yes, yan ang topic. Okay, dahil sa kaya mo, ligtas ka na. Yes or no? Not yet. Only God knows. Only God knows. Kaya nga, until the end of time, mayroon pang holy judgment hanggang manatili hanggang wakas. Yan ang sinabi ng Panginoong Jesucristo. Ang manatili hanggang wakas ang siyang maliligtas. So, manatili tayo hanggang wakas, hanggang kamatayan, hindi habang tayo ay nabubuhay. Hanggang kamatayan yan. Next question. Okay, sa Matthew yan, pero iba yung sinabi niya doon sa after the resurrection. So, kanina, sabi mo, kaya mo. Tapos, ngayon, hindi mo pa pala kaya. Diba? Tatanungin kita ngayon. Objection muna ako. Objection muna ako. Time stamp. Objection. Yes. Objection. Yung sinabi kong kaya ko, sabi ko, kaya ko by the help of the grace of God, not by myself alone, Mr. Moderator. Okay, so merong clarification doon sa statement na yun. Pastor Alex, mayroon ko bang counter-objection or magre-replace ka ng talong mo? Bro, hindi ko na-dinig. Next question ako. Next question, yes. Okay, 4 minutes and 35 seconds, bro. Ilan? 4 minutes and 35 seconds. Okay, so ibig sabihin, naniniwala ka ba na igaguide ka ng Diyos hanggang wakas? Yes or no? Yes, by faithfulness! By faithfulness, ang sabi niya kay sa sulat na kay Timoteo na if you are faithful to me, I am faithful to you. Faithfulness, may meaning to say faithfulness, pagsunod sa lahat ng kalooban ng Diyos. Sa John, sabi niya, obey my commandments, John 14:15. Obey my commandments if you love me. Okay, so dahil naniniwala ka na gagabayan kanya at naniniwala ako na faithful ka sa kanya, ibig sabihin, ligtas ka na. Yes or no? Ligtas nga, no, by the grace of, by his grace ligtas ka, pero yung final judgment, ano pa yun, sa huling panahon pa yun, manatili ka sa kalagayan na yan, yung kaligtasan na yan na ibinigay niya sa iyo, manatili hanggang wakas yan. Hindi dahil nailigtas ka ngayon, feeling ligtas ka na talaga eternally. No, kasi may judgment pa eh. Next question. May judgment pa. Okay. At sinabi mo kanina, hindi ka bibitawan ng Diyos. At sinabi mo, faithful ka dun. So, ibig sabihin, nag-judge ka na, yes or no? No, kasi the judgment is sa huling panahon pa yan. Yung sinasabi mong judgment seat of Christ, sa huling panahon pa yan, either katapusan ng iyong buhay or the end of time. Yan ang huling panahon na sinasabi dyan. Tayo, kaya nga sabi ko, may tatlong stages ang kaligtasan. Nung tinubos tayo, tapos habang sa kasalukuyan, at sa huling panahon. Yung sa huling panahon, nadidepende sa atin kung hanggang kailan tayo mapakapapanatili. So, ibig sabihin, yung faith mo, hindi ka pa siguradong ligtas. Yes or no? Of course, even sinful. Mabasahin mo ang sinabi ni Simple 3:12-14 ng Philippians. Ang sinabi niya, hindi sa sinasabi kong ligtas na ako dahil ako ay nagpapagal pa para maabot ang kaligtasang ito. 3:12-14 ng Philippians. But again, the Catholic Church is the church for salvation. Balik sa topic. Next question. Okay, so, ang Catholic Church ba? Christian Church or Mother Church? Of course, Christian Church yan. Mother Church ng Christian Church. Tingnan mo ang history. Kaya nga tinawag siya the Mother Church eh. Dahil siya ang ina ng lahat ng mga Kristiyano. Dahil lahat ng Kristiyano galing yan sa Katoliko. Walang hindi galing sa Katoliko na Kristiyano, kapatid. Next question. Okay. Yung faith mo ba sa Panginoon? Naniniwala ka ba? Naaalagaan ka niya? Yes or no? Yes, kung patuloy tayong tapat sa kanya, yan nga sabi niya kay Timoteo, kung tapat ka sa akin, tapat ako sa iyo. So patuloy kang maging tapat hanggang katapusan at naging tapat siya sa iyo hanggang katapusan. Walang pagtalikod dapat, yun yung pagtalikod, pagbalik sa kasalanan. Next question.
Dahil alam mo na tapat sa iyo ang Diyos at tapat ka rin sa Kanya, alam mo, may buhay na walang hanggang ka sa Kanya ngayon. Yes or no? Of course! That is, ano nga eh, ano nga na yan eh, conditional statement nga yan, ibibigyan kita ng kaligtasan, mapatuloy ka hanggang wakas. Kasi pag maabot mo yan hanggang wakas talaga, makukuha mo yung crown of life, pahayag dos Diyos. Ang crown of life ibibigay sa huling panahon kapag nakapagtiis ka, pahayag dos Diyos. Basahin mo yan. Anong magandang gawa ang gagawin mo para mapunta ka sa langit? Okay, yun na nga sinabi dito ni St. Peter, 2 Peter 1:5, and besides this giving all diligence, add to your faith, virtue, add to a virtue of knowledge, to knowledge, temperance, for temperance, patience, and to patience, godliness. That's all. Pag next question. Pag nakapagkasala ka ba ngayon at hindi ka nakahingi ng tawad, sa impyerno ka ba? Yes, Hebrews 10:26, sabi ni St. Paul, pagkatapos mong tinanggap ang katotohanan at tumalikod ka, nagkasala kang muli, wala nang kaligtasan ang ibibigay sa iyo kundi paghahatol na impyerno. Next question. So, ibig sabihin yung gift niya, hindi eternal. No, his gift is, sabi ko nga, conditional. Conditional siya. Ibibigay niya yan, yung gift na yan, it includes eternity. But pag nagkasala ka, mawawala nga siya eh. Hebrews 10:26, may impyerno ka kapag bumalik ka sa kasalanan. Kaya, the Catholic Church is the church for salvation. Balik sa topic. Okay, yung redemption time, 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 salvation. Time na. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang second cross ng ating negative. At dako tayo sa ating rebuttal. 10 minutes ito ng negative. Your time start now. Okay, tingnan nyo ha, ang sinasabi ko lagi sa inyo ay ito. Ang manatili hanggang wakas ay siyang maliligtas. And this is the kingdom gospel. Matthew, Mark, Luke, and John, iyan ay the four canon gospels. Ang preaching dyan ay kasama ang faith and works, kasama ang faith alone. Ano yung ibig sabihin ng faith and works? Yung lalaki doon, yung binata, sinabi niya, Lord, Lord, paano ako mapupunta sa kaharian mo? Ano ang sabi ni Jesus Christ? Ano ang sabi niya? You have to do the Ten Commandments. Bakit sinabi yon? Kasi si Jesus ay bumaba as Hudyo as para ma-declare na King of the Jew. Iyon ang message niya sa mga Hudyo. Pero pagdating sa John 3:16, sabi niya, for God so loved the world. Sino yung world? Jews and Gentiles. Whosoever believeth will not perish but have everlasting life. Pero kahit kanina ang sabi niya, you have to do the Ten Commandments. Do not kill, do not do this, do not do that. Do not do any graven images. Diba? Nasa inyo maraming images. Bakit iba? Diba? Bakit nagkaiba? Bakit? Kasi God knows what's gonna happen. Alam niya na papatayin siya. So ang message niya is for the Jews and for the world. Kaya nga pag pumunta ka kay Paul, sinasabi doon na ang Hudyo ay nakatalikod ngayon sa Romans 11:25 to 26 until the fullness of the Gentiles, at that is Christian. Okay, ngayon, yung sinasabi ko kay Mary na Mother Church, hindi lang ako nagpunta sa sabihin maliliko ako sa topic. Ang sinasamba niyo dito, ang mediator niyo dito ay Jesus and Mary. Magdadasal kay Mary, Hail Mary, Mother of God. Walang mother ang God. Kaya kung babasahin mo lahat ng Bible ay child and a mother. Pero sa libro ninyo, sa history ninyo, mother and child. Tingnan nyo ha, lahat ng ginagawa ninyo ay opposite ng Bible. Opposite. Mother and child. Child and a mother. Yung sinasabi niyong Pope, yung Bishop is a Pope, gumawa kayo ng father ninyo. Diba? I and the Father are one. So the Pope and the Father are one. That's opposite. Diba? So ngayon, pagdating sa kaligtasan, we are redeemed by the blood of Jesus Christ. I-review mo yung mga sinasabi mo. Sabi mo, eternal life. Let's focus on eternal. Marunong ka sa history. When you say eternal, that is infinity. Infinite. Walang katapusan. God gave you eternal life. Pero sa inyo, conditional pala yung eternal. So that means it's not eternal.
hindi eternal. Bakit eternal ngayon, mamaya hindi? Bakit? Kasi pinaghahalo mo ang Matthew, Mark, Luke, and John sa epistles of Paul at saka kukuha ka sa Book of Acts. Sa inyo mga Katoliko, kung nag-aaral kayo talaga, yung Matthew, Mark, Luke, and John, basahin nyo lahat yan at magta-transition yan sa Book of Acts. First seven chapters ng Book of Acts are all about the Jews. Puro mga Hudyo. Sa chapter 8, pumasok na ang proselyte Jew, yung nag-convert. Sa chapter 9, pumasok na si Paul. Pagdating sa chapter 10 and 11, si Peter kinausap na to go to the Gentiles, and the rest is history for Jews and Gentiles. Ano ang command sa Jew? Obey the law. Kaya kayo nagpapasunod. And then, redeemed by the blood. Magkaiba yan. Kailangan nyong i-divide para kayo makalayo sa paggawa. Sabi ko, bibitawan ka ba ng Diyos? Sabi mo, hindi. Hindi ka bibitawan ng Diyos. Pero pag nagkasala ka, impyerno ka. Bopol ang Diyos na yan. Sira ulo ng Diyos na yan. May topak ang Diyos na yan. Sinabihan ka na hindi ka bibitawan, tapos bibitawan ka pala, sira ulo, may topak yan. Sira ulo yung Diyos na yan. Kung yan ang Diyos, hindi ko yan sasambahin. Dahil ang Diyos ko, pinangakuan ako ng blood. Ligtas ka na. Anak, ligtas ka na. Pilitin mong gumawa ng mabuti dahil mismong ang katawan mo ay puro kademonyohan. Ano ang sabi ni Paul? In my members, there is no good thing, which is my flesh. This is the law of sin. But thank God, I have the law of God inside of me. The Spirit of God. At iyan ang pangako ng Diyos ko. Kung ang Diyos ko ay bibitawan ako, tarantado ang Diyos. I'm sorry sa word ha. Sira ulo ng Diyos na yan. Sira ulo. Kung sino man ang sumasamba sa Diyos na yan, nabibitawan kayo, hindi Diyos yan. Hindi Diyos yan. Kung sino yung magsasabing na-redeem ka na, sabi ng Diyos na-redeem ka na, tapos bibitawan ka pa rin, may topak yan. Hindi dapat sundin yan. Ang sundin yung Diyos, yung bumaba dito na I am the King of the Jew, sabi. Declare mo ako. Ano ang sinabi ng mga walang Hudyo? Mga walang yang Hudyo. Crucify him. So ano ang ginawa ng Diyos? I have another plan. Paul, halika dito. Preach to the Gentile and to the world, and to your gospels, I will judge them. Yan ang sinasabi ko sa iyo, na sinasabi mo, nakasulat ba dyan ang Katoliko? Ano ang sinabi sa Gospel of Paul, sa Romans 2:16? Lahat ng secrets of men will be judged according to my gospel. Ano yung my gospel? The gospel of Christ sa Ephesians 3:1-6. Sa 1 Corinthians 15:1-4, you are saved by faith. You are saved by faith. Sabi niya sa gospel na to, I declare unto you the gospel, ligtas ka. You are saved. How that Christ died for you. So, nababastos ang blood ni Jesus Christ dito ng Diyos na yan. Tandaan nyo, ang espiritu ng demonyo ay nandito. Hindi pupunta sa iyo, hindi ka kakausapin ng demonyo as demonyo. Kakausapin ka niyan as fake Jesus, na kagaya niya, sinabi ni Apostle Paul sa 2 Corinthians 2:11. Or sa 2 Corinthians 11:3-4, mayroong fake spirit, wrong spirit, wrong Jesus, wrong gospel. Mayroon daw wrong Jesus. Sino nagsabi? Si Paul. Sino nagturo kay Paul? Si Jesus. Sinabi ba yan kay Peter? Hindi. So kung yung eternal sa'yo ay hindi pa eternal, hindi ko susundin yan. Dahil ang Diyos ko nung sinabi sa akin na eternal, promise ko sa iyan, ira-rapture kita, and then babalikan ko ang mga demonyo na hindi tumanggap sa akin, papatayin ko lahat yan. Yun yung sinasabi mong judgment. So again, sira ulo ng Diyos na yan, kung sasabihin niya eternal, hindi pala. Sira ulo ang Diyos na yan na you are saved by faith, may gawa pala. Sira ulo yung Diyos na yan na binili ka ng dugo, hindi pa pala. Diba? So kaninong Diyos ka pupunta? Sa Diyos ni Paul. Ang Diyos ni Paul ay Diyos ni Peter. Ang Diyos ni Peter ay Diyos din ni Matthew. Pero si Matthew,
isinulat lang niya ang sinabi ni Jesus Christ as a king. Pagdating kay Luke, yung pagka-servanthood niya, kung paano siya magseserve sa mga tao. Okay? Pagdating dito kay John, yung pagka-Diyos niya, ganyan intindihin. Tapos, yan yung mga libro na babasahin niya na history na from Genesis to Malachi, paano niya inalagaan ng mga paano niya inalagaan ng mga Hudyo para pagdating niya, he must be declared a king. Hindi nangyari, so here comes the next plan. Diba? Iyan ang libro na sinasabing basahin mo at history para hindi kayo mapunta sa siraulo sa walang kwentang Diyos na mga ngako na hindi sasabihin pala na hindi tutuparin. Ang God ko, lahat ng sinasabi niya, totoo. Jews, saved by the blood of the animal. Ngayon, sabi niya, niligtas kita ng blood ko. Niligtas kita. Do you believe that, my son? Sabi sa akin. Lord, I believe. Then I will give you back the spirit na lost ni Adam and Eve. Now, you are part of my body. Hawak na kita. Hindi ka na mawawala. Ako may hawak sa iyo eh. Wala kang power. Pero ang mga demonyo, time. Power na nilangin ka. Okay, so dako tayo sa second cross ng ating affirmative. Brother Jesomar, proceed bro. Yes, maraming salamat Brother Rush, no, dahil napunta na tayo sa faith alone, sasakyan na lang kita, no? Dito na tayo sa faith alone eh. Okay. Ito yung narinig ko sa iyo, no, sa mga sinasabi mo about faith alone, na faith alone lang, no? So, Brother Alex, dahil faith alone, alone ka lang. Dadadag may dagdag pa ba sa faith alone o wala na? Wala na, faith alone nga eh. Ang faith alone is salvation. Hindi ako umaalis diyan. Mas umaalis ka, nililito mo yung mga tao. Faith alone for salvation. Kaligtasan niya. Next question. Okay, sabi mo wala nang dagdag sa faith alone. Alright, maraming salamat. Sino ang tama sa inyo ni San Pedro? Alright? Sino ang tama sa inyo? Sinabi niya dito sa kanyang ikalawang sulat, 2 Peter 1:5, and beside this, giving all diligence, add to your faith. Sino ang tama sa inyo? Ikaw na wala nang add sa faith? Or si San Pedro mag-add ka sa iyong faith? Ayon sa inyo, sino sa inyong tama? Both, pareho kami. Kasi yung ia-add mo sa faith is not for salvation because you are already saved. Pag binasa mo ang book of Peter is from the church to Revelation. Pagdating nila sa 7 years tribulation, pagdating nila sa 7 years tribulation, they must next know question. That. Okay, maraming salamat. Salamat sa sagot. Next question. Sinabi mo, ang eternal salvation ni is conditional? No? Conditional yung eternal salvation niyo? Then, question ko sa'yo. I object. Okay. Time stop. Objection. Ano yan? Sinabi ko daw na conditional ang eternal. Baka pwede kong i-clarify na ikaw ang nagsasabi niyan. Counter-objection. Wait lang. Hindi ko kasi makuha yung objection mo na. Objection kasi parang nagtatanong ka doon sa kabilang panig na sinabi mo yun. Hindi ako nagtatanong. Yung premise niya, hindi ko sinabi. Objection, clarification sa sabi niya okay. Na sinabi. Clarification sa kanya. Okay, counter-objection. Ako na. So, yung sinabi. Bro, counter-objection. Counter-objection. Kasi sinulat ko, Mr. Mo dito, nasabi niya kasi kaganina, yung eternal salvation niya is conditional? No, gago ba yung tarantado yung Diyos niyo kung mabibigay siya ng conditional na eternal salvation? Yun eh, nasabi mo yun na ang eternal salvation namin is conditional. Na-question mo yun sa amin. Kaya nga dito ako mag-a-ask okay. Ng tanong. Okay, so ganito magde-decide ako ha. So, ang question lagi para sa akin ay valid. Either pa nagsasabi ng totoo o hindi, yung nagtatanong dito na sinabi ba talaga o hindi. Ngayon, depende naman to sa sumasagot. Kasi kung hindi niya sasagutin ng direkta, kaya natin nilagay yung 10 seconds na yan na pagsagot pa. So again, ibabalik ko ulit sa nagtatanong, pakiulit, tapos tingnan natin kung paano sagutin. Okay, ulitin ko yung tanong. Yung eternal salvation ba, ganito na lang yung question ni, form of questioning ko. Yung eternal salvation ba sa iyo, conditional or hindi conditional? Hindi ko conditional. The word eternal is eternal. Ikaw ang naglagay ng condition. Next question. Okay, next question. Dahil hindi siya conditional, so ibig mong sabihin, kapag nanampalataya ka, kahit hindi ka sumunod sa utos ng Diyos, ligtas ka pa rin. Ligtas ka pa rin. Kasi, sabi ko nga, may topak yung mga hindi sumusunod. Imaginin mo, nasa iyo na yung God, hindi ka pa susunod.
'Di ba? 'Yun yung contradiction doon. Mahiya ka naman sa Diyos. Nasa akin ang Diyos, hindi ka susunod, 'di ba? Next question. Okay, ulitin ko lang, kaklaruhin ko lang ha. So dahil hindi conditional sa iyo ang eternal salvation, kapag manampalataya ka, kahit hindi ka na sumunod, ligtas ka pa rin. Ah, yes, ligtas ka pa rin kasi hawak ka ng Diyos. Ang question dito, bakit hindi ka susunod? Kaya nga ako nandito, sumusunod ako eh. Diba? So pag nagkamali ka, nandoon yung blood. Kasi sa inyo, pag nagkamali, impyerno. Yun ang sinasabi kong sira ulong Diyos. Yung eternal na hindi pa. Next question. Okay, maraming salamat. Sino naman sa inyo ang tama ni Apostol na Juan? Kasi, premise to ha, sabi mo, kahit manampalataya ka, kahit hindi ka nasunod, ligtas ka pa rin. Pero according kay San Juan, dito sa kanyang sulat, John 3:36, and all who trust Him, God's Son, to save them, have eternal life. So, nag-trust sa kanya, naniwala sa kanya, may eternal life. Those who do not believe and obey Him shall never see heaven, but the wrath of God remains upon them. Question, sino na naman sa inyong dalawa ni St. John ang nagsisinungaling? Kasi St. John pala, kahit pa nanampalataya ka, pero hindi ka sumunod, no, wala ang kaligtasan sa inyo, wrath ang matatanggap mo. Sino sa inyong dalawa ang nagsisinungaling? Kaming dalawa. Ang tama. Kasi pag pumunta ka kay Paul, ang sabi ni Paul sa 1 Thessalonians 5:9 or 2 Thessalonians 5:9, we are not appointed to wrath. Kasi yung sinasabi mong wrath sa mga Hudyo yan. Sabi, we are not appointed to wrath but to obtain salvation through Jesus Christ. You have to read all the book. Kasi nakafocus ka sa isa and then jump to another. Dispensation is the best. Next question. Next question. Dahil sabi mo walang conditional. Yun bang mga terms, Brother Alex, na if, is it conditional or hindi? That is conditional but pertaining to what group of people? Pertaining to the Jews, yung binasa mo kanina sa John. Ang binasa ko kanina ay sa Christians. We are not appointed to wrath. Nasaan ang if doon? We are not appointed to wrath. Doon, appointed sila sa wrath pag hindi sumunod. You have to rightly divide. Next question. Maraming salamat. So dahil pala ang term na if is conditional. So sinabi ni St. Paul sa kanyang sulat kay Timoteo, it is faithful saying, for if we be dead with him, we shall also live with him. May if yan na, conditional sabi. Sa 12, if we suffer, we shall also reign with him. If we deny him, he also deny us. So is it conditional now? The faith, the eternal salvation, is it conditional or hindi pa rin conditional sa'yo? May if na nga dyan. No, hindi yan conditional sa salvation. If you reign with Him, that's the reigning of Christ. Yan siya sa 1,000 millennial kingdom. Faithful saying, He is faithful still to you, di ba? Faithful pa rin. Kaya kailangan mo i-rightly divide. Hindi ko mo sinabi diyang if, conditional yan sa salvation. That is, if you with him. Maraming salamat. Dahil sinabi mo, faith alone lang, wala ng good works. Question, can good works, can lend you hold on to eternal salvation? Yes or no? No, hindi. Walang works sa salvation. And if by faith, then it is no more of works. Otherwise, faith is no more of faith. Yung work na yan is basura sa Panginoon ko. Pero sa ibang God, hindi. So, sino ang tamang God? You guys have to choose kung sinong God ang susunod. Okay, ulitin ko yung question for clarification. Yung bang good works hindi makapanangan sa iyo sa buhay na walang hanggan? Yes or no? No, walang kwenta ang good work ng tao sa kaligtasan. Ikaw na nagsabi niyan. Ikaw na nagsabi rin kanina, walang magandang gawa kang i-maintain. Ikaw ang nagsabi niyan. Next question. Next question. Okay. Sino na naman sa iyong dalawa ni Sinpula na sisinungaling? Kasi sa iyo, ang good works cannot hold on to eternal life. But Sinpula says dito, 1 Timothy 6:18-19, that they do good, that they be rich in good works, ready to distribute, willing to communicate, laying up in store for themselves a good foundation against the time to come, that they may lay hold on to eternal life. Sabi ni St. Paul, good works can lay hold on to eternal life. Sa'yo, ang good works hindi makapanangan sa buhay na walang hanggan. Sino na naman sa inyong dalawa ang nagsisinungaling? Okay, hindi kami sinungaling pareho. Kasi pumik and choose ka lang. Pag itinuloy mo yan sa Colossians 3:24, pag nagtrabaho ka sa Panginoon, you have a reward. So when you get there, you have a reward. Not, ibig sabihin, sasamahan mo na naman na magandang gawa. Eh sabi mo lang kanina, hindi magandang gawa ang makapagliligtas. So nag-go against ka. Kasi nasabi mo. Next Maraming salamat. Okay, so sabi mo pa kanina na kapag
eternal salvation ka na, kahit pa tumalikod ka sa kasalanan, eternal salvation pa rin. Hindi, mayroon ka pa rin eternal salvation kahit pa bumalik ka sa kasalanan. Totoo o hindi? Yes. Ang problema dito, yung katawan natin ay kasalanan. Sabi ni Paul, this is the law of sin. Paano ka hindi magkakasala? Ang niligtas ay kaluluwa, hindi ang katawan. Kaya kayo nalilito, hindi nyo alam kung ano niligtas. Hindi ang gawa ng katawan mo. Yung katawan mo, magkakasala at magkakasala. Kung next batas niyo ang susundin, lahat... Next question. Ulitin ko, kahit ba nabigyan ka na ng eternal redemption, nabigyan ka na ng redemption, sabi mo, kahit pa tumalikod ka sa kasalanan, ligtas ka pa rin. Tumalikod sa kasalanan. So, i-clarify mo. Pag tumalikod, tumalikod ka sa ano? Tumalikod ka sa katubusan sa iyo ng Diyos at bumalik ka sa kasalanan. Now, that's my point. Oh, ligtas ka pa rin kasi ligtas you are ka sealed with the Holy Spirit. Hindi tao ang magtatanggal ng selyo. Ang Diyos. Hindi kasalanan ang magtatanggal. Tinapos na ng Diyos ang kasalanan. I did everything for you. All you have to do is believe. Next question. Next question. So, sabi mo, kahit pa, dahil tinubos ka na, kahit pa bumalik ka sa kasalanan, ligtas ka pa rin. Sino na naman sa iyong dalawa ni simple ang sisinungaling? Sabi niya, Hebrews 10:26, sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkakakilala sa katotohanan, ay wala nang haing ititira patungkol sa mga kasalanan, kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. Sino na naman sa inyo ang nagsabi ng totoo ni St. Paul? Si St. Paul, kapag tumalikod ka sa katotohanan, bumalik ka sa kasalanan, itatapon ka sa impyerno. Sino na naman sa inyong dalawa ang nagsasabi ng totoo? Kami ang dalawa. Kasi yung binasa mo, Hebrews. Hebrews pa lang, Hudyo na. Diba? Ang Hebrews ay from the church to tribulation. Pero pag pumunta ka doon sa ibang libro niya, hindi niya sinasabi yan. Why? Kasi ang doctrine sa ibang libro niya is for Christians. You have to rightly divide. Iba-iba ang sinasabi sa Bible. Don't take it as a doctrine. Diba? Madadali kayo. Next question. Next question. Sabi mo kaganina, hindi conditional ang eternal salvation. So, ibig mo bang sabihin, mayroon ka ng eternal salvation ngayon? Yes, I am saved no matter what happened to me. Kasi ang meaning ng eternal ay walang hanggan. Kaya yung mga nakikinig sa inyo na katoliko or ano, hindi pa pala eternal yung eternal. So, mag-isip-isip kayo dyan, ha? Hindi pa pala eternal. Eternal means eternal. Next question. Okay. So, dahil sinabi mo, Brother Alex, na ligtas ka na, masasabi mo ba galing sa iyong puso na ikaw ay aakyat na sa langit? Oo, nasa langit na ako ngayon. Sige. Now, in fact, basahin mo ang Ephesians 2:4-5. I am raised up, past tense, spiritually, di ba? Kasi itong mundo na to, walang maganda dito. Puro kademonyohan dito. You have to think what God is given to you sa langit. Next question. Next question. Sabi mo na dahil ligtas ka na, sabi mo sa iyong puso na nasa langit ka na, bagkus sinabi mo nasa langit ka na ngayon. Sabi ni St. Paul dito sa Roma 10:6, pero ganito naman ang sinasabi ng kasulatan na tungkol sa pagiging matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya. Huwag mong sabihin sa iyong sarili sino ang aakyat sa langit. Question, bakit mo sinabi na aakyat ka na sa langit? Dahil sabi ni St. Paul, huwag kang magsabi sa iyong sarili kung sino ang aakyat sa langit. Ba't mo nilalabag ang otos ni St. Paul? Hindi ko nilalabag yan kasi may warning this siya sa 1 Corinthians 15:1-4 pagdating sa 2, unless you believe in vain. Pag hindi ka talagang naniwala, yan ang mangyayari sa'yo. That's why you have to know the faith. Faith is the things that unseen but hoped for. So, hindi mo pwedeng sabihin ang faith ko. Excuse dahil yan din nakikita yan. Next question. Maraming salamat. So, ibig sabihin, natanggap mo na ngayon ang buhay na walang hanggan na ibinigay ng Diyos. Yes, kasi sabi ni Diyos, if you have faith, I will give you eternal life. That is my God's promise to me. Iba ang pangako sa inyo ng God nyo. Sa God ko yan. Next question. Next question, okay. Ang sabi ng Diyos sa kanyang alagad, sa pahayag ng Diyos, huwag kayong matakot sa mga paghihirap na malapit na ninyong danasin. Tandaan ninyo, ipapabilanggo ni Satanas ang ilan sa inyo upang subukan kayo. Daranas kayo ng pag-uusig sa loob ng 10 araw. Manatili ka ng tapat hanggang wakas ang kamatayan at gagantimpalaan kita ng buhay na walang hanggan. Based sa ating Diyos mismo, ang buhay na walang hanggan, igagantimpalaan niya hanggang sa yung pananatili hanggang kamatayan. Bakit sa'yo natanggap po na kayo ang sa Diyos hanggang sa huli pa niya ibibigay? Okay, kasi you have to rightly divide. Kasi yung message na yan ay sa tribulation. They must not take the mark of the beast. Kailangan manatili sila ng walang marka. Kasi pag namarkahan sila after ng rapture namin sa buhay na walang hanggan, then they'll go to hell. Next question.
De, Mr. Moderator, klaruhin ko lang, walang sinabi dito na ano, Mr. Moderator. Pakahulugan mo lang yun. Ang sinabi dito na pakalinaw. No, walang sinabi dito na dahil ano lang, dahil yun ay tribulation. Walang tribulation na sinasabi dyan. Manatili kayong tapat hanggang kamatayan at gagantimpalaan ko kayo ng buhay na walang hanggan. Ang buhay na walang hanggan, igagantimpala pa sa kahuli-huling buhay mo hanggang sa iyong kamatayan kapag ikaw ay manatili. Bakit sa iyo natanggap mo na gayong ang Diyos ibibigay lang pala niya kung manatili ka hanggang kamatayan? Bakit natanggap mo na gayong sa Diyos ibibigay lang niya yung walang hanggang buhay na yan kapag nanatili ka hanggang kamatayan? Yun ang question, Mr. Moderator. Okay, I object. Ano lang siya? Time stop. Objection. Ano lang siya? Objection. Ano ba yung English ng pahayag? Revelation. Okay, so sasagot okay, okay, so bro, yung kasi nababanggit mo yung moderator, Brother Yusumar, pero iniisip ko yan bro na nagpe-premise ka doon sa pagtatanong mo ba kaya... Di, nasabi ako Mr. Moderator ng object. Okay. Kaklarify ko lang, hindi wala siguro narinig po, nagsabi ako ng object clarification. Okay. Sa ganito, sasagot naman si Pastor Alexander. Puntahan natin muna yung tanong mo bro doon sa para klaro, buo. Tapos sasagot naman si Pastor. Pusit ka nga bro ulit sa pagtatanong mo. Pwede na akong sumagot ba? Nakuha ko na yung sinasabi niya. Hindi. Ano muna? Iulit ko muna kasi nag-o-object. Okay, yes. Yung clarification, Mr. Moderator? Oh, nag-o-object pala siya kanina. Akala ko, nagpe-premise lang siya ng tanong tapos nababanggit niya ako ba? So, bro, yes, Omar. Yes, ang clarification ko, Mr. Moderator, ganito, no? Tinaritay ko nga sa kanya eh, no, na tinanong ko sa kanya kung natanggap na ba niya ang buhay na walang hanggan. Sabi niya, yes, natanggap na daw niya. Ngayon, binasaan ko siya ng talata, Revelation 13, na sinabi ng Diyos, ang buhay na walang hanggan, ibibigay lang niya yan sa kauli-uliang panahon kung ikaw ay makapanatili sa kanya. Kaya ang naging question ko sa kanya, Mr. Moderator, paanong natanggap na niya ang buhay na walang hanggan? Gayon ang Diyos, ibibigay lang niya sa kauli-huling buhay ng sa kauli-huling panahon ng iyong buhay. Doon lang ibibigay. Paanong natanggap na niya, Mr. Moderator? Ngayon, nasagot niya sa akin, kasi dyan sa Revelation daw, ano daw yan? Yan ay tribulation. Wala namang sinabi doon na dahil tribulation ngayon, ibibigay ko sa iyo. Wala namang ganun eh. Yung pagbibigay ng buhay ng walang hanggan, one time lang yan. So, okay, bakit? Okay. Oh, yun ang aking, ano, Mr. Moderator. Okay, so, nag-o-object ka, bro. Ito na. Nag-o-object ka dahil doon sa pagpapaliwanag niya na... Yes, na dinagdagan niya, yan. So, ganito. Ibigay ko muna yung counter-objection ni Pastor Alexander kung meron. Tsaka ako okay. Magde-decide, ha? Counter-objection. Kagaya nga ng sinasabi ko, pag sumasagot ako. Pag may categorical kasi, ang objection dapat pag-categorical. Pagka may sagot ako, kahit ako ang sinabi mong pula ba ang sagot at sinabi ko, puti. Yun ang sagot ko. So, you have to adapt. Yun lang, suggestion ko lang yun. Okay. Kasi magkaiba tayo ng utak, hindi pareho. Okay, so magde-decide ako, bro, ha? So, okay. Yung, again, bro, yun yung sagot niya doon sa tribulation niya. Daw yan, either pa para sa'yo ay hindi nakasulat or mali, pero tinatanggap ko yan as a valid answer. So, ganito, bro, ibibigay ko muna kay Pastor Alexander yung continue sa kanyang pagsagot. Kasi na-stop yun. Bro, Alex, proceed ka 20 okay, seconds pa. Yung revelation is God revealed that, Jesus revealed that to John. That is tribulation. Got out of tribulation, faith with Jesus Christ, and follow the commandments. Pero iba yung nireveal ni Jesus Christ kay Paul sa Romans to Philemon. Kaya you have to rightly divide. Don't put two together kasi magiging halo-halo yan. Kailangan isa-isa lang. Next question. Okay. Next question. So, balik Alex, clarification. Dahil pinapangaral mo na ikaw ay ligtas na, so yung kaligtasan mo na yan, nakuha mo nung nanampalataya ka. Clarification question, balik Alex. Yes, nung nanampalataya ako by faith, nung nasunod ko yung kalooban ng Diyos, kung ano yung ginawa niya sa krus. Hindi nung buhay pa siya. After the resurrection, ang salvation is from the blood of Jesus Christ. I am redeemed by the blood through faith, not of my works. Iyan ay ngayon. Matatapos time, ko. Time. Punta ka sa Revelation. 15 minutes time. Okay, so dyan nagtatapos ang ating second stage ng debate. At talagang napakahaba, no? Shoutout muna sa lahat ng mga nasa audience dyan, sa lahat ng live natin. At dito na tayo sa final conclusion. So si Pastor Alex yung mauuna dito. At mahuli naman si Brother Yesumar. So, ang topic ulit mga kapatid ay patutunayan na
ang RCC, ang tamang Church for Salvation. Ang negative dito, Pastor Alexander, sa kanyang final conclusion, your time start now. Okay, unang-una, gusto ko ibigay sa inyo ang salvation today, okay? Salvation today is by faith, not of works. Ngayon yan, ang mga librong kailangan basahin natin dito is from Romans to Philemon. From Romans to Philemon, punto por punto, challenge ko ulit sa inyo, kahit anong libro from Romans to Philemon, any books, walang nawawalang salvation. Pero pag binasa mo yung Revelation, nawawala ang salvation yan. Kasi ibang libro na yan, ibang timeline na yan. Pag binasa mo yung Hebrews, James, 1 Peter, 2 Peter, 1 and 3rd, 2nd and John, Jude, iyan ay from the church today to Revelation or to Tribulation. So ganyan ang pag-iintindi niyan. Pag pumunta ka sa Hebrews, ang message ni Apostle Paul doon ay pag nagsisi ka, basahin mo ngayon sa Hebrews 6:4-6. Yung binasa mo kanina, if you sin willfully, dito, if you do that, pag nag-repent ka daw, hindi ka natatanggapin. That is Hebrew book. Hebrews. Pag nag-repent ka daw, hindi ka tatanggapin. Ngayon, alam mo sa sarili mo, kahit anong kasalanan ang gawin mo, pag nag-repent ka, tatanggapin ka. Because you are under the blood. Nasaan kang timeline? Christian timeline. Yung Hebrew book ay message yan para sa church ngayon, makita nyo to. Dahil mapupunta kayo sa tribulation. If you sin willfully, no more sacrifice for you. Ano yun? Mark of the beast. It's not the work of the flesh. Yung work ng devil. Devil ang magtatatak sa inyo, then you'll go to hell. Pagdating dun sa Revelation na sinabi mo sa pahayag, nandyan, basahin mo kasi yung lahat. Huwag kang kukuha ng isa lang. Yung context ng Revelation is Revelation of Jesus Christ to John. Hindi ba may nagtanong dati? Sa John, sabi, Lord, Lord, when are you gonna restore the kingdom or Israel? Ano ang sabi ni Jesus? It's not for you to know. But there'll come a time that you're gonna go run to Judea, to Samaria. Walang nakakaalam. Pero pagdating sa dyan, sa Revelation na binasa mo, pag binasa mo dyan, binigay sa iyo lahat ng Diyos ang sign. Hindi niya sinabi ang exact date, pero binigay niya lahat, when you see these things, I'm at the door. When the fig tree is blooming, I'm at the door. Ano yung fig tree? Israel. So ano ang message doon? You have to watch Israel for my coming. So nasan ka? Are you in that Revelation part? You're not, di ba? So why do you study Revelation? Para sa kaligtasan ngayon. No, you study Revelation to warn people. Warningan mo sila. Uy, nasa Christian time tayo ngayon. Nasa under Paul Gospel tayo ngayon. Hindi tinawag si John to preach to the Gentiles. Tinawag si John sa Revelation to tell the people what's gonna happen in the world. Iyan ang message dyan. Oy, matakot na kayo. Maniwala na kayo ngayon. Niligtas ko na kayo. Maniwala kayo. Dahil pag hindi kayo naniwala, pupunta kayo sa Book of Hebrew. Kahit anong pagsisisi gawin mo, hindi ka maliligtas kasi nandyan ang marka ng demonyo, the Antichrist. So how do you get saved now? Read Ephesians 1:13. In whom you also trusted after that you heard the word of truth, the gospel of your salvation. If you believe, you are sealed with the Holy Spirit. What is this gospel? What is this? The death, the burial, and resurrection of Jesus Christ. Kaya nga sinasabi ko sa'yo, eternal ba to? Sabi mo eternal. Why? Kasi it says eternal. Pero pag pumunta ka sa Matthew, Mark, Luke, and John, ay, hindi pa pala eternal. Ang manatili hanggang wakas ay siyang maliligtas. So saan ka ba talaga? Sa eternal or sa hindi? So you have to dispense, Brad. You have to study like that. Pagdating sa... Just 1 minute. Yeah, pagdating sa Malakay or pagdating sa Genesis to Revelation or Genesis to Malakay, yan ay history of God for the coming king. Now na nandito na siya, what is the salvation? Everything that seeth the Son and believeth in Him shall have eternal life. Nakita ba natin? No, we don't. We don't. Hindi natin nakita. Pero sabi niya, blessed are those people or blessed are those who did not see me and yet believe. I have eternal life. Did you see God? If you don't see it and yet believe, you have eternal life. You mentioned that to yourself. You have eternal life. Pag tinanong kita, oh, hindi pa, huhusgahan pa ako. Anong husga? That means it's not eternal. So, saan ka nag-fall? You are not sure. You're confused, di ba? So, I hope maging message sa'yo ito. Study the whole Bible and you will get the right salvation. I'm ready, Brad. Okay.
So dito din tayo sa final conclusion ng ating affirmative sa kanyang pinatutunayan ng RCC, ang tamang church for salvation. Brother Yusumar, your time start now po. Yes, maraming salamat Mr. Moderator. So ang conclusion po natin mga kapatid, natapos na lang ang debating ito, wala tayong narinig na pagkontra niya sa ating pinatotohanan that the Catholic Church are the true church na nandoon ang salvation. Hindi naman niya kinontra niya yan eh. Kumuha siya ng isang punching bag at yung punching bag na walang kalaban-laban, sinuntok niya. Kaya nga sa tanungan, sinakyan ko na lang kasi kawawa na. Pulang-pula na ang kamay ni Brother Alex, kakasuntok sa isang punching bag na hindi naman lumalaban. Kasi hindi, kasi yun ang pagdadapat niyan, dapat faith alone eh. Kaya nga sinakyan ko na lang sa mga tanong. Pero nakita niyo sa mga tanong, kontra lahat ang kanyang pinagsasabi sa mga talata na pinagtatanong natin. Pero anong sabi niya? Parehas kami. Paano nagkaparehas? Eh, yung sa'yo nga, hindi conditional. Pero kay John 3:36, conditional. Kung may pananampalataya ka, pero hindi ka naman sumunod sa kautusan at kalooban ng Diyos, wala kang eternal salvation. That is conditional. Tinanong kita, yung bang mga terms, if, is it conditional? Ano na doon kayo? That is conditional. Eh, yun ang pahayag ni St. Paul eh. So, basahin natin yung pahayag ni St. Paul. Kung hindi ba conditional yung pananampalataya natin na mabigyan tayo ng buhay na walang hanggan, napakalinaw eh. O Titus 2:11-12, napakalinaw dyan. O King James Version, kasi King James Version si ano eh, no? It is a faithful saying, o tapat itong nung pasabi na ito, for if we be dead with Him, we shall also live with Him. So that is conditional. Kung mamatay tayong kasama ni Kristo, mabubuhay tayong kasama niya. That is conditional. If we suffer, o kung tayo ay mabubuhay sa katulad ng ating Panginoon Jesucristo, tayo din ay magre-reign, maghahari tayong kasama niya. If we deny Him, o ito na, if we deny Him, kaya nga may conditional eh, kung katalikuran mo siya, He also will deny us, kaya nga conditional, an eternal salvation, kapatid na Alex. No? At huwag mong ipangaral dito na faith alone lang, kasi walang aral sa Bible na faith alone lang. That is a man-made doctrine coming from your father, the father of all Protestants, si Martin Luther. Wala yan sa Bible. Bagkus kung babasahin mo ang aral ng Bible, hindi pwedeng faith alone lang. O sabi ni James, babasahin natin ang sinabi ni St. James. Anong pakikinabangin, mga kapatid ko, kung sinasabi ng sino man na siya ay may pananampalataya, ngunit walang mga gawa? Makakapagligtas baga sa kaniya ang pananampalatayang iyan? O sa 17. Ganun din naman ang pananampalataya na mga na walang mga gawa ay patay sa kanyang sarili. Kaya nga, work out your salvation para hindi mamatay ang iyong pananampalataya. O, DC 21-23. Hindi baga ang ating amang si Abraham ay inaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa? Dahil sa kanyang inihain si Isaac na kanyang anak sa ibabaw ng gambana, nakikita mo na ang pananampalataya ay gumagawang kalakip ng kanyang mga gawa at sa pamamagitan ng mga gawa ay naging sakdal ang pananampalataya. At natupad ang kasulatan na nagsasabi si Abraham ay sumampalataya sa Diyos at yaoy ibinilang nakatuwiran sa kanya at siya ay tinawag na kaibigan ng Diyos. O sa 24, nakikita ninyo na sa pamamagitan ng mga gaway inaring ganap ang tao at hindi sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. You are against the Bible eh. Yung doktrino na yan eh. Nagtataka nga ako eh, ba't ka umabot sa faith alone? Hindi naman yan ang topic. Bagkus, kahit pa fit, ano na pag-uusapan natin, kapatid na Alex, hindi yan tatayo sa katotohanan dahil walang faith alone naturo ang mga apostol. Pero again, mga kapatid, napakalinaw sa ating stand kaganina na the real gospel is the proclamation of the kingdom of God, Mark 1:15. Matthew 6:33, seek ye first that kingdom. Because in Colossians 1:12-14, St. Paul says, the redemption is in that kingdom of God. At ano yung kingdom na yan? Pinaghaharian niya ng mga apostol. In Revelations 5:20, tinawag yan ni St. John na priestly kingdom. Kaya nga, the Roman Catholic Church is the church for salvation. Maraming salamat and God bless all. Okay. So, dyan nagtatapos ang debate natin between Roman Catholic Church and Blood is Salvation Church sa katauhan ni Brother Yesuman ng Catholic at negative naman si Pastor Alexander. So,
before natin end yung ating live, syempre gusto ko muna silang bigyan ng time magpasalamat. At I hope na hindi na mababanggit yung any magko-comment pa kayo sa inyong topic ngayon ha for debate. So unahin natin magpasalamat si Brother Yesomar, bro. Yes, siyempre papurit pa sa salamat sa Diyos, no, na siya po ang may kalooban ng lahat kung bakit nagaganap ang lahat ng ito, dahil ang pagtatalakayan po ay pagpapalito po yan sa katotohanan, kasi hindi po pwede dalawa ang tama, dalawa ang mali. Iisa ang lilitaw na katotohanan at iisa ang lilitaw na mali. So nasa inyo na po ang hukom, mga kapatid. At pasalamat din ako kay Brother Alex, no, na muli kami na po ay nagkatagpo sa isang maginong talakayan. So palagihan na po namin itong nakakatalakayan si Brother Alex, at ito nga po yung first time na nag-1-1 kami. May 1-1 kami nung nakaraan dati, pero ano lang, yung saglit na oras lang yan. Pero ito talaga yung mahaba yung oras na nagkaharap kami ni Brother Alex. Yan lang, maraming salamat pa rin, Rush, at sa lahat. God bless all. Ayan, baka gusto mong invite sila, bro, sa iyong YouTube channel, bro. Yes, yes, no. Mga kapatid, inaanyayahan ko po kayo, no, sa mga mahilig po sa ganitong gawain. Mayroon po akong YouTube channel, Kaabag sa Simbahan. Yan. So, pwede niyo pong tingnan dyan. May mga debate ako dyan. At yung araw-araw po namin nagawain dito sa Punto por Punto. So, naka-live streaming din po sa channel po na ito, Kaabag sa Simbahan. So, kung gusto niyo pong matingnan ang channel ko, mga kapatid, you are free to visit it. If you like it, please hit the button, the like button, and then, of course, the subscribe button kung gusto niyo lang. Yan lang. Maraming salamat. God bless. Okay, so that is Brother Yesomar, mga kapatid. At syempre, kung gusto nyo magsuri pa kay Brother Yesomar, araw-araw daw sila, halos araw-araw dito sa Punto por Punto at sa kanyang YouTube channel. Meron siyang mga content doon. Pwede mong niyong bisitahin. Ayan. So, pag-subscribe na lang kung gusto nyo or trip nyo. Ayan. So, dito tayo kay Pastor Alex. Bro, salamat ka, bro. Okay, thank you so much. Ano, maraming salamat, bro. Nagkaharap tayo ng matagalan. Oo nga. So, ayun ang sinasabi to, wala namang mag-wish na makapunta ka sa impyerno. Wala. We all wanna go to heaven. Pinag-aaralan lang natin yung alam nating tama, at naglalaban-laban tayo dito. Ang ano ko lang, gusto kong magpasalamat kay Brother Rasha, ha? Usap tayo ulit. At sa Punto por Punto, maraming salamat. At sundan nyo rin ako sa YouTube channel ko, Blood is Salvation Church, ano? Walang donation doon, ha? Walang donation doon. Saka isa pa, may lumalabas ako lagi. Halos 3 times a week ako nagpipreach. Nagbibigay ng message sa sinasabi kong faith alone, ano? Isa pa, ano pa ba? Isa pang gusto kong ma... Ito. Bro, may filter ka ba? Kasi wala akong filter. Row yan, bro. Row. Walang filter yan. Kung cute, hindi ko nasasabihin ako ang super cute, may kalaban ako. Magbotohan dyan. So, Brother Rasha, maraming salamat and may God bless us all. Okay, so, supportahan nyo din. Gusto nyo si Pastor Alexander Santos, nag-live daw siya sa kanyang profile. You can search him, mga kapatid, or nakatag siya dito sa ating live. At Rasha TV din, mga kapatid, gusto mo pasalamat sa lahat ng sponsor, lahat ng ating kasama dito. Siguro ay mamaya ay ipapaliwanag pa ng iba kung sino man. At mga kapatid, maraming salamat. Please subscribe yung ating YouTube, sa aming YouTube channel, Rasha TV, mga kapatid. At kung gusto nyo yung mga ganitong pag-uusap at ako yung nagmamoderate, you can contact me, mga kapatid, sa aking Facebook, Rasha Vista, mga kapatid. At doon din sa aking YouTube channel, Rasha TV, lagi akong nagla-live sa both, at saka sa aking TikTok, Rasha TV din, mga kapatid. At yun, this is Admin Rasha ng Rasha TV, and we're out. Back to you, host. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the